Umiyak. Alam ko na. Halika. Galing ka sa doktor, ano? Positive? Huwag kang mag-alala. Sasabihin natin sa parents ko ang lahat. Pagkatapos sasabihin natin sa kanila na magpapakasal na tayo. Okay? Umayag kaya sila. Pareho tayong hindi pa tapos sa pag-aaral eh. Naku, akong bahala sa'yo. Akong bahala. Susuportahan kita. Okay? Huwag mo siya na mag-aalala. Halika na. Halika na. Are you out of your mind? Nasa third year pre-med ka pa lamang. At ikaw, iha, nag-aaral ka pa rin. Diyos ko, mga batang to. Mami, pa... Tama na. Doon tayo mag-usap sa loob. Tayo na. Ikaw ba maging ate ko? Kapatid ka ni Paul? Oo, ako ang pinakabunso. I'm John John. Ako si Jenny. Hi. Alam ko kasi narinig kita sa kuya ko. Kaya siguradong maging ate kita. Sana. Hindi ko pa sigurado eh. Gusto ko sana. Dahil mukhang mabait ka. Teka lang ha. Papakinggan ko yung pinag-uusapan nila. Hindi ka mag-aasawa hanggat hindi ka nakakatapos ng medisina. Kasunduan natin yan. Dad, paano naman si Jenny at ang kanyang kalagayan? Problema na niya yun. Hindi ako papayag na sirayan ng isang babae lamang ang iyong kinabukasan. Yan ba ang babaeng pakakasalan mo? Nagpagalaw sa lalaki, kahit hindi pa kayo kasal? Mami, matinong tao si Jenny. Magdodoktor ka pa naman. Bobo ka. Kaya explain na ni Mami kung bakit hindi siya matino. Oh, iningatan ba niya sarili niya? Ate, huwag masyadong malakas ang boses mo. Baka marinig ka. Ilang taon ba yung Jenny na yan? 17 lang! Kasing edad lang siya ni Matthew. Bata-bata pa. Teenager ka rin naman nung nagpakasal ka, di ba? Oh, pero hindi ako buntis nung pinakasalan ako ni Alex, ha? Hindi ka nga buntis. Pero nagtanong kayo bago kayo kasal. At di anong ibig sabihin nun? Nagpagalaw ka rin. Oy, Paul, ha? Matuto ka sumagot. Mas matanda ako sa'yo. Magsitigil na nga kayo. Ano? Gusto mong gumaya sa ate mo? Nag-asawa nang wala sa panahon. Look what happened to them. Tatlong taon lang nagsasama, hiwalay na. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Kasalanan mo? Sumama ka ron sa lintik na Alex na yon. Eh, bakit ba ako pinagdidiskitahan ninyo? Itong favorite son yung nagkakalat ngayon. Pwede ba, Sylvia? Iwanan mo muna kami, lalo lamang nagugulong usapan. Mama, I want to watch TV. Ano watch TV? Huwag akong iinisin ngayon, ha? Ba't ang dumi-dumi na naman ang kamay mo? Ano naman ba pinag
Typhoid mo naman ako eh. Come here, come here. I'm warning you, Paulino. Pag pinilit mong kalokohan mo yan, titigil ka na sa iyong pag-aaral. Dad, buntis si Jenny at responsibilidad kong panagutan siya. Tsaka Dad, hindi ba nung itinanan ni Kuya Alex at Sylvia, hindi naman kayo pumayag na hindi siya pakasalan? Hindi pa naman siya buntis nun ah. Huwag ka magkialam. Intindihin mo muna ang responsibilidad mo sa iyong sarili at sa iyong mga magulang. Hindi mo ata nalalaman kung magkano na nagagastos ko sa iyong pag-aaral. Paul! Paul! Ama, nakita mo ang ginawa sa atin? Bigla Jenny? Tayo tinalikuran. Kinukulang siya na babae na yan eh. Jenny! Kausapin mo! Kausapin mo! Jenny! Jenny, Jenny! Jenny, I'm sorry. Okay? I'm sorry, hindi ko alam na gano'n ang maging reaction ng parents ko. Ako ay inaasahan ko. Kaya nga ako natatakot sumama sa'yo kanina eh. Kaya nga, sorry, Jenny. I love you. I love you. Alam ko. Kaya gusto ko sumama ka sa bahay. I'm sure hindi ganun kasakit ang maririnig mo sa mami ko. Of course, tama ang parents ni Paul. Paano niyo isipin ang pagpapakasal samantalang you still have your studies to attend to? And at your age. Rico, please tell them. Sabihin mo nga sa kanila. Kasi, Jen, tingnan mo iyong mami. 21 anyos sa siya nang pakasalan ng iyong daddy. Nagkahiwalay pa rin sila. Ako, I was 24 years old when I married my wife. And yet, their marriage was a disaster. Eto kami, dalawang separado. Nagli-live-in, kondenado ng sosyedad at lahat ng mga kaibigan. Pag nagpakasal kayo at nagkahiwalay, iisa lang sasabihin ng lahat. Ano pa nga ba maasahan mo? Siyempre, mana sa ina. Emma, iba naman ho kayo ng daddy, iba naman ho kami ni Paul. Nagmamahalan po kami. At sa tingin ko po, mahalaga po yun. How romantic to be young and foolish. Rico, darling, could you mix me a stronger drink? Sure. Thank you, darling. Paul, let's get one thing straight. Tutol ba mga magulang mo sa iyong pagpapakasal? O tutol sila dahil ang pakakasalan mo ay anak ko? Minsan ko lang ho nakilala ang parents ni Paul, ma, nung birthday ng mami niya. At hindi pa ho nila masyadong nakikilala si Jenny. Pero I'm sure, alam na alam nila na si Jenny ay anak ni Tina Zaragoza. Makasalanan, hiwalay sa asawa na ang kapisan ay hiwalay din. Masyado mo naman minimenos ang sarili mo. Kung kilala kanila, I'm sure bilang isang sikat na artista sa telebisyon. Dating TV star. Good grief. That must have been 20 years ago. Ganun na ba katagal yun? You don't look a year older. Don't listen to him. He's an avid fan. Hindi katulad ng parents ni Paul na napakadaling humusga ng kapwa. Thank you for bringing my daughter home, young man. Gusto ko siya makausap ng sarilinan. Pero ma, pwede ba naman kayong mag-usap eh? Kahit saan, kahit kailan, kahit gaano katagal, after we talk. All the while, I thought pag-aaral ang inatupag mo. Since when have you been serious with this guy? Since I met him, Mama. I thought you said he was just a harmless date. Until I made it obvious that I loved him. Jenny, you're only 17. I thought you wanted a career in foreign service. Right now, all I want is to marry Paul. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. How can you be so sure? Isang lalaki pala nakikilala mo. Ma, don't forget that I'm pregnant. Ipalalaglag natin ang batang yan. Hindi, ayoko. Jenny, listen to me. No! Hindi mo papatayin ang anak namin ni Paul. Jenny, it's no big deal, really. When I was 18, I got pregnant too. But I thought I wasn't ready for marriage. I was young. I was immature. I would have made a lousy mother for that child. Pinalaglag mong bata? Hindi yun ang tamang panahon eh. Hindi ang una kong boyfriend ang tamang lalaki para sa akin. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko. So, natupad lahat ng mga pangarap ko. I had my own career. I toured the world. I met other guys.
I met your father. And when I felt I was ready for you, I had you. 21 anyos akong magpasyang maging ina. See? It worked for me. And I'm sure it will work for you too. But please, only after you've enjoyed your youth. Kung talaga mature ka, anong pinakasalan mo, Papa? Bakit nagkahiwalay pa rin kayo? Marriages are not made in heaven. People commit mistakes. Kung ako nga, akala ko I knew everything, nagkamali pa rin. How much more sa edad mong yan? What if your marriage doesn't work out? Do you have a career to fall back on? Paano ka magkakaroon ng sarili mong career kung mag-aasawa ka kaagad? Pag nagkahiwalay kayo, anong gagawin mo? Hindi kami magkakahiwalay ni Paul, Ma! Hindi ko nahihintay na dumating pang oras na yun, Jennifer! Ma! Next week, pupunta tayo sa States. Doon natin ipalalaglag ang bata. Ma! Good morning. Good morning. Tumawag ang sekretaryong Don Julian. Tuloy ang flight namin sa Cagayan. Kailan ang balik mo? Mga 2 to 3 days. O di mag-breakfast ka muna. Ha? Wag na. Sa airport na ako mag-breakfast. Nagmamadali ako eh. Fly carefully, ha? I will. I love you. I love you too. Talaga. Sige. Bye. Bye. Babes, tawagan mo ako, ha? Yeah. Okay. Ma'am, wala akong sa si Lydia si Jenny, pero nakita ko itong sulat sa ibabo ng table niya, oh. Dearest Mommy, I'm sorry to go against your wishes, pero talagang hindi ko magagawa ang gusto nyo. Sumama ako kay Paul, hindi dahil wala na akong respeto sa inyo, kundi para tuparin lang ang tungkulin namin sa aming anak. I love you, Mommy, at tuturuan din namin ng inyong apo na mahalin kayo. Marriage is not a mere contract. It is an inviolable social institution protected by the laws of the Republic of the Philippines. Always remember, there is no divorce law here in our country. You have that obligation as husband and wife to love one another and to care for, support, and love your children. You are now man and wife. Paul, you may kiss the bride. Jenny, ikaw. Best wishes. O, ba't malungkot ka? O, congratulations, ha? Sir, baka gusto ko ninyo sumama sa amin. May konting celebration. Maraming salamat iyo, pero marami pa akong asi kasuhin. I wish you all the luck. Sige, hindi salamat lang ako, sir. Thank you po. Pare, hindi ko alam kung anong plano nyo mag-asawa, pero corny naman kung dito lang kayo sa Maynila. O, eto, susi ng resort. Hiniram ko sa mama. O, kailan ka nga? Bahala na. Lana? Bahala na. Jenny, ito, alam mo, kapos ako. Pero, idagdag mo na to dyan. Naku, wag na. Sige na. Huwag na. Huwag na dyan. Sige na. Ha? Thank you. Tara, tara. Lunch na tayo. Ako na kaya. Halika na kayo. O, halika na. Sweetheart, eh, paano to? Saan tayo titira pag uwi natin? Saka na yung problema. Ako ang asikasuhin mo. Teka muna. Sandali. Ano ba? Sandali lang. Halika kayo, halika sa loob, tignan nyo. Oh, ito ang kwarto. Tignan nyo. Tignan nyo ang dating ng hangin. Marami nagkakagusto dito dahil cute daw at saka presko. Tamang-tama sa inyong dalawa. Ito, dito naman ang banyo. Ito, ito eh, garden set ko to. Habang wala pa kayong gamit, pwede nyo na rin gamitin. Yung dating nakatira dito, bagong kasal din eh. Bakit ho sila umalis? Apat!
Nakabili ng sarili nilang bahay sa Parañaque. Magandang signos yan. Ang ibig sabihin, ang susunod na titira dito, makakabili rin ng sarili nilang bahay. Maswerte itong bahay na ito eh. Eh, kamusta naman ang tubig dito? Ah, pagkalakas-lakas! Halika, halika sa kusina. Tara! Halika yun! Oh, di ba? Bakit may ref dito? Abi, nagbibili ko yan. Kung gusto niyo, hulug-hulugan niyo na. Ah, magkano naman ho upa rito? 1-2. 2 months deposit, 1 month advance. Limang libo lang ho. Pinili ho kasi ng mami ko yan nung araw eh. 20,000 ho eh. Abay, nagsasangla ka lang naman ah. Hindi ko naman binibili alahas mo. Eh, isama nyo na ho ito. Gustuhin nyo na hong 10,000. Kasi ho, may sakit ho ang lola ko eh. Kailangan ho niya ng operasyon. Padre! Ha, oh, ano may paglilikod ko sa'yo? Ah, gusto ko lang malaman mo na kumbisido na ako sa bago mong negosyo. Bibilin ko ang share of stocks na inalok mo. Oh, good. Very good. When do I get the check picked up? Patatala ko lang sa messenger ko. Incidentally, napasyal ba dyan ang inanak mo? Nag-file nga ng application. Pero don't worry about it. Ako bahala dun. Maski walang opening, gagawa ako. Dadating nga ngayon eh. Slow down, compadre. Yan labis na pagtulong o pagbibigay sa mga minamahal natin. Minsan ay mas nakakasira kaysa nakakatulong. Ayaw mong tanggapin ko siya? Oras na magtrabaho yan. Tuluyan ang hindi niya maasikaso ang kanyang pag-aaral. Paano ako magkakaanak ng doktor? Ako ang tulungan mo, compadre. Ipadama natin sa kanya na talagang maling-mali ang kanyang ginawa pag-asawa nang wala sa panahon. Pag wala nang makaya na mag-asawa, maghihiwalay. Balik dito ang inaanak mo. At balik eskwela naman siya. Okay, padre? Kung yan ang gusto mo, sige. Salamat. You'll get my check before lunch. I have an appointment with Mr. Galang. Tuloy na kayo. Kanina pa kayo hinihintay. Oh, Ninong. Kamusta na ho kayo? Busy ba ho kayo? No. Sit down. Mukhang may problema ho yata kayo. Gusto nyo, babalik na lang ho ako. Hindi na. Coffee? Sige ha. Akala ko ba doon ka sa Ninong mo magtatrabaho? Eh, bakit biglang sa grocery? Hindi, mabuti na rin yun. Kesa sa walang pinagkikitaan. Diba ang ginto, bago maging puro, dinadaan muna sa apoy. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Pinapaso niya muna tayo ngayon bago tayo buhusan ng grasya. Malay mo. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo eh. Nagdidil-dil na tayo sa asin. Nakakapagpabuhay ka pa ng loob. Ang palaya! Kain ka pa. Sarap talaga. Gusto mo? Hindi, sige. Susubukan kita. Umaya. Oh. Kiss nga. Adita. Ang laki din ng sira ng ulo ko, no? Bakit ho? Eh, actually, 2 lata lang ng Nestle ang kailangan ko. Punong-puno pa nga pantry ko, eh, halos umawas. Eh, bakit naman ho ninyo binili lahat ito? Eh, kung yung kailangan ko lang bibilhin ko, di hindi mo ako ihahatid sa sasakyan. Diba? Nardo, pasok mo na to. Pabayaan mo na siya. Kaya niya naman yan eh. Oh, ito, para sa'yo. Naku, ang laki naman ho nito. Sige na. Kulang pa nga yan eh. Salamat ho. Card ko.
Pasyal ka naman sa bahay. Para naman makaganti ako sa pag-aasikaso mo. Eh, wala nga akong oras eh. Pagkatapos nga ho nito, magwi-waiter pa ho ako. Ang sipag mo naman. Swerte na mapapangasawa mo. Meron na nga ho eh. Buntis pa. Kaya kailangan ho, double time. Oh, di lalong dapat pumunta ka nga sa bahay para naman matulungan kita. Oh, huwag mong iwala yan, ha? Thanks again. Mmm, cute na talaga. Pai! Pare! Punch! Bakit? Pare, pakilang please kung sino sa inyong bakante, pakiasikaso lang ang table 9, ha? Di ba table mo yun? Hindi, hindi. Ako na maging akong bahala. Sige lang, ninang. Pare, baka masabi tayo sa management. Hindi, ako na bahala. Hindi, huwag na ako na bahala sa'yo. Sige na, ngayon lang. Ngayon lang. Bakit kayo daldalan ang daldalan dyan, ha? Paul, may bagong customer. Di ba mesa mo yun? Matthew, ikaw. Yung Caesar salad, masarap daw dito. Paul! Kuya? Nagwi-waiter ka rito? Kuya, magkano sweldo? Baka pwede kong mag-apply. Matthew, ang cheap mo, ha? Paul, ano ba? Ito bang pinagpalit mo sa pagdodoktor? Tayna, sa ibang restaurant na tayo kakain. Daddy naman, nagugutom na ako, eh. Tayna, sabi. Halika na, Manjo. Let's go. Manjo, come here. Ano ba? Bakit sir, nakalista naman ngayon? Filipino food po ang hinahanap nila eh. Ang sabi ko po sa kanila, American Spanish po ang sinisilbi rito. Ayusin yung trabaho nyo dito, ha? Oo. Oh. Alam mo, sweetheart, siguro kagabi pa lang, eh, dapat yung mga polo ko, ayos na. Para hindi ka nahirapan. Ano ba ginagawa mo sa maghapon? Alam mo, kagabi, nung pag-uwi ko, yan, yung gripo sa kusina. Nakabukas yan, tubig. Alam mo naman dito sa atin, sweetheart, kailangan makapagtipid ka ng konti para mapuno naman yung drum sa taas. Para magamit natin sa umaga. Ay, kaya mga labada natin, sweetheart, nagtatambakan. Yan, sabi mo kasi sa akin, parang tatawa lang tubig. Yan, yan ang nangyayari. Kaya siguro kailangan, sweetheart, kailangan mag-conserve ka ng time and energy. Alam mo naman, time is money, time is gold. Tuwing malilate pa ako sa pinapasungan ko, inaawas pa sa sweldo ko. Alam mo, dapat siguro, sweetheart, kailangan mag-sistema ka. Diba? Pati pagkain kasi natin, sobra-sobra eh. Nabubulok lang yung mga gulay-gulay dyan sa refrigerator. Kaya siguro nagkakaletse-letse yung budget mo. Eh, kawawa naman tayo, nagpapagod tayo. Baka kailangan siguro, mag-triple job pa ako. Para hindi tayo short. Di ba? Yun. Bakit? Akala mo ba ikaw lang nagtatrabaho? Sweetheart talaga, kung ano-anong interpretasyon na bumapasok sa isip mo, ang sinasabi ko lang, magkaroon ka ng sistema para hindi ka naman mahirapan. Ang sabi mo kasi, anong ginagawa ko dito buong maghapon? Aba, naglilinis ako ng toilet, naglalaba ako. Akala mo ba? Ang bikat-bikat laban ng mga pantalon mo, ah. Di naman ako pinaglalabas sa amin, eh. Relax. Sweetheart, relax lang. Eh, ganyan talaga ang buhay, eh. Nag-uumpisa pa lang tayo ngayon. Eh, sino naman ang may gusto sa gantong klaseng buhay?
Eh, ako din naman eh. Eh, para din naman akong senyorito dun sa aming bahay eh. Sinisisi mo ba ako at nagtatrabaho ka na ngayon? Di naman kita pinilit na pakasalan ako ah. Desisyon nating dalawa to. Jenny! Jenny! Eh, wala naman dun ang issue eh. Ano man, sweetheart, oh. Eh, hindi naman yun ang issue eh. Ba't naman napunta dun yung usapan? Ikaw naman, hanggang ngayon pa ba naman naglilika pa? Tsaka hindi naman ako nagsisisi sa mga nangyari sa atin eh. Eh, ano bang issue? Na hindi ako marunong magtipid. Eh, kung talagang gusto mong makatipid, ha? Tigil-tigilan mo yung paninigarilyo mo. Nagdodoktor ka pa naman, sigarilyo ka ng sigarilyo. Sweetheart, tinigil ko na yung pagdodoktor ko. At hindi na ako mag-aaral. Sa hirap ng buhay natin ngayon, nagsisikap ako para din sa atin. Oh, di ngayon lumabas rin ang totoo. Talagang nagsisisi ka na sa pagpapakasal sa akin. Ay, nako. Eh, Jenny! 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 Dinadaan mo naman sa iyak eh. Alam mo, mag-asawa, pag may problema, nag-uusap. O sige, mamayang gabi na lang pagdating ko. Hindi away ang nangyari sa inyo. Huwag mo intindihin yon. Natural lang sa mag-asawang nagtatalo. Mabuti nga yun, nagkakabukasan kayo kung anong gusto nyo at kung ano ayaw. Pinaplansya ko na nga eh, ako pang sinisi. Aba, mabuti. Mami naman. May ambisyon. Mahal ang trabaho. Ano bang gusto mo sa asawa? Yun bang tatamad-tamad na lang na walang pakialam kung mahuli siya sa trabaho? Yun bang gusto mo? Eh, mami naman, pati ba naman yung konting tubig na umawas dun sa balde, gusto pang bilangin sa daliri niya? Aba, magpamisa ka. Masino pang asawa mo. Yan ang sinyalis ng yayaman. Sige, humanap ka na ng damit na gusto mo. Mami naman, uunahin ko pa ba naman ang pagbibihis ngayon? Ngayon pang bombong-bombo na ako. Kung gusto mo akong regaluhan, ma, pirahin mo na lang. Yan ang nga bang sinasabi ko, no? Papasok sa mabigat na bagay, wala pa sa oras, hindi pa handa, ikaw talaga. Magkano gusto mo? Mami, bata-bata mong tingnan ngayon, ma. Ang ganda-ganda ng buhok mo. Tama na. Magkano ba naman yan? Hi, sweetheart! How are you this evening, ha? Naku, sweetheart. Bakit? Anong oras na ba? Ikakatapos ko lang maglaba. Ngayon pa lang ako nagluluto eh. Hindi, huwag mo naiintindihin yan. Ako nang bahala dyan. Ako nang bahala dyan. Alam mo, sweetheart, may magandang balita ako para sa'yo. O ano, bakit? Nadagdagan ng sweldo mo? O siguro malaking laparte mong tip, no? Eh, sweldo, hindi. Pero may tip ako para sa'yo. Alam mo ba yung kaibigan kong waiter? Mag-attend silang mag-asawa ng lamas session. Ano yun? Oso, alam na natin, no, ha? Habang tumitindi ang sakit, dapat, mababaw lang ang breathing. Ngayon, pag every minute na ang labor pains, ibig sabihin, lalabas na ang baby. Pag pumutok na ang panubigan, senyales na yan na malapit nang lumabas ang baby. Pag naramdaman mong naiiri ka na, yan. Take 3 puffs. Then, push as long as you can hold it. Ang lalaki naman, aba, huwag magpapanik. Dito niyo dapat bigyan ng encouragement ang inyong asawa. Hold her. Comfort her. Konting karinyo. Opay, pakitulungan lang humiga si Lulu. Aray! Yan? Ako! Sakit! Ang pangatlong beses na yun mula nung pumasok ko sa banyo, ah! Sakit! Hindi! Naku, mabu! Naku, mahangana ka na, upo ka! Ito! Relax ka lang, ha! Huwag ka matatakot! Kayang-kaya natin to! Ha? Lalabas lang ako at tatawagin ko si Miss Mortford, ha? Umalis ka na, masakit eh! Huwag ka matatakot! Ha? Huwag ka matatakot! Mrs. Mortford! Mrs. Mortford! Mrs. Mortford! Mrs. Mortford! Ano? Kumakasigaw ka parang may sunok! Eh, si Jenny ho, manganganak na ho. Uy, manganganak? Ha? Relax lang ho kayo. Eh, kayo naman eh, nagpapanik kayo kagad. Eh, wala naman dapat ikapanik. Naku, Mrs. Mumford, pakitawag lang si Dr. Ruiz. Tulungan ninyo ako. Bigay ho ninyo yung telephone number dito. 781619. Sabi niyo ho sa kanya, tumatawag si Paul Roblesa. Yung favorite student ho niya. Ibigay ho ninyo address dito. Dr. Ruiz, 781619. Oo. Eh, pagkatapos, anong gagawin ko? Naku, magpupunta ho kagad dito yun. Sabi niyo ho sa kanya, eh, paborito naman niya ang estudyante. Magdala siya ng mga gamit, mga anak daw si Jenny. Oh, sige, sige. Okay, Jenny, okay. Jenny, nasa gate na siya,
At siya na yung doktor, Jenny! Nasa gate na! Nasa gate na! Oh. Oh! Akala ko ba sumasakit? Eh, biglang tumigil eh. Huh? Alam mo, palagay ko sira lang ang tiyan mo. Pero, sabi ng doktor eh, talagang nangyayari yan. Narapang mo. At hihilabuli yan. Pero, hintay mo ka, ayusin ko lang yung kwarto. Oo. Asigurado ka bang dito na lang tayo o gusto mo akong dalhin sa ospital? Eh, hindi pwede. Kulang pera natin. Hindi abot. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan yan. O sige, okay. Muna. Aray! Ah! Ah! Eh, dali, dali! Dito tayo sa kwarto, dali! Halika! Sabi ko na nga pa eh. Malapit na yan. O, halika! Oh! Tarandaan lang! Ang sakit! Bitaw mo ako! Ano ba? Relax ka lang! Paul, wala niya ako. Matalayan mo ito. Ang sakit, sakit! Eh, bakit ako lang? Eh, pareho naman natin kasalanan to, ah! Ano? Ayayay mo ba? Nakita mo na namimilibin eh. Oh, hinga kang malalim. Oh, hinga ka uli na mas malalim. Oh, hingi pa mas malalim. Eh, bakit ba na ikaw? Di mo na mayaramdaman eh. Ano ba susunod? Magpainit ka ng tubig. Wala. Tubig. Relax ka lang, ha? Relax ka lang. Ako. Ako, sakit ka ng mga lalaki. Itin lang, di nabubuntis. Lalaki, ah! Reyak sila! Andiyan na ako! Ito na ang maing tubig! Oh! Relax ka lang, ah! Huwag ka nilerbisin! Ikaw kasi, hindi ba ako pinilit na daling kita kagad sa ospital, eh! Eh, bakit na pipiliin at sinahin mo na ang kulang yung pera, eh! Maingay! Naku, naunahan ako, nagtakot tuloy sa'yo, eh! Paano kasi wala ka na lang naman sakit? Relax ka lang! Oh, ayan! Yan na yan! Ayan, malapit na! O, malapit na! O, hirang malalim! Ire! Ire! Sige pa! Ire pa! O, hinga! Yan, yan! Sige pa! Okay, good, ha? Ready, ha? Ready! Hinga! Eh, no! Litin ko mabuta na! Sige pa ako, dear! Sana sa ospital na lang. Okay, isa pa, ha? Okay. Ready? And? Ha? And? Yan na! O, kumusta nang nanganganak? Aba, nakaraos na pala. Doktora, please. Di ako nang bahala. Congratulations, Mrs. Nako, babae. Ang taba-taba. Cute. Alam nyo, eh, kasing edad yun lang ang auntie ko. Ilang taon ba yung auntie mo? Nako, bata pa ho yun. 31 years old. Well, as a matter of fact, madalas nga kaming pagkamalang magkapatid ng panganay kong babae. Nako, maniwala ho kayo sa kanila. Maniwala ho kayo sa kanila. Alam mo, iho, talagang hindi ko kailangan ng children's encyclopedia. Pero, teka muna. Yung aking pamangkin, maliliit pa ang kanyang mga anak. Tatawagan ko. Hi, sweetheart. Kamusta na ang napakaganda kong anak? Halika na muna. Something's wrong eh. Bilis. Oh, bakit? Ano nangyari? Kanina, iyak nang iyak to. Mabuti nga ngayon, nakatulog na eh. Kasi di ba kahapon, ano, tunaw na tunaw yung dumi niya? Eh, kanina may dugo na eh. Oh, halika, dali natin siya sa doktor. Ikaw lang nga hinihintay ko. Hawakan mo muna. Ang dibihis ako. Ang gamit, sweetheart. Doc? Oh.
Your child has intestinal obstruction. Kailangan ma-opera na siya. Eh, hindi ho ba delikadong operahan ng bata? Eh, ang liit-liit pa ho ng baby namin eh. Mas delikado kung di natin siya operahan. Pwede niya ikamatay ito. And only operation can save her. Kung kinakailangan ho, eh magkaroon naman ho ang dapat namin ihanda. Maganda kayo ng 30,000, 5,000 down payment at 25,000 after the operation. Maria? Maria? Ay! Jenny! Kumusta ka na? Mabuti ang mami. Wala na sa Amerika. Bumili ng kanyang mga bagong paninda para sa kanyang butik. Ang Tito Rico, nandyan? Nasa Mindanao. Nag-amasal ka na? Oo, tapos na. Ay, magbilihenda ka na lang. Mayroon akong puto at dinuguan. Ang sarap-sarap. Naku, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Yan na nga bang sinasabi ng daddy mo. Ang lakas ng loob mo mag-asawa. Pagkatapos, ngayon ano nangyayari? Kapag nagkakaproblema ka, sa aming karing tatakbo. 30,000? Napakalaking halaga yata yan. Kagagaling lamang sa talir ang kotse ng daddy mo. Nagpa-overhaul, nagpa-body repair. Kulang-kulang 20,000 ang kanyang ginastos. Ma, hindi naman ho 30,000 ang hihiramin ko sa inyo eh. 5,000 lang. Dahil kailangan ko sa down payment para sa operasyon ni Bambi. Ako na ang bahala sa balanse. Eh, hindi ko naman ho talaga kayo gustong abalahin kung hindi lang emergency. Bakit hindi humingi ng tulong yung asawa mo sa mother niya? Nasa Amerika ho ang mother ni Jenny. $2,000 lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Kunin mo na lang itong $5,000. Panghulog ko sana sa alahas na kinuha ko kay Cynthia. Pero hindi bali. Saka na ako bibili kapag may sobra na akong pera. Thank you, ma. Yan yung babayaran ko po kayo kagad. Tulong ko sa iyo yan. Hayaan mo na. Ang laki ng problema mo. 25,000. Ang laking pera nun eh. Isa lang alam kong paraan kung paano makaka-raise ng ganyang kalaking amount. Paano? Utol ko. Naghahanap yun ng bahay. Kung gusto mo, mag-sub-agent ka. Sayang din ang komisyon, pare. Ah, ano ba area gusto niya? Tsaka magkano? Oh, Paul! Anong ginagawa mo dito? Odell, eh yung anak ko kasi, eh ooperahan siya ngayon. Ah, ganon? Ako nga pala, misis ko, si Jenny. Hi. Jenny, si Adele. Hi. Kumusta? May anak ka na pala. Ah, hindi na kita nakikita dun sa supermart. Oh, nagbago na ako ng trabaho eh. Mahina kasi ang kita eh. Hindi kaya. Talaga? Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Ang ganda pala ng misis mo at batang-bata. Sana naman makaraos ang inyong anak. Thank you. Ikaw naman, saan ang punta mo? Galing ako sa OB gynico, nagpa-examine. Oh, kung may maitutulong ako, huwag kayong mayan lumapit, ha? Sige. Oh, Paul, sige. You know where to find me. Oh, Doc, ano na ho? Pwede na kayo mag-relax. Ligtas na siya. Ligtas na ho siya? Doc, pwede ho namin siya makita ngayon. Wag na muna. Bukas na lang para makapagpahinga siya. O, sige. Kumain ka muna. Hindi ka pa naghahaponan eh. Paano ko ba naman makakakain ito? Hindi daw natin malalabas si Bambi hanggat hindi natin nababayaran yung balanse. Eh, Diyos ko, 25 mil. Eh, saan kamay ng Diyos natin kukunin yun? Hi, Paul. Lika. Akala ko tinapon mo na yung card ko at talagang hindi mo nahanap ng bahay ko. Come in. Come.
Sit down. Oh, what will it be? Vodka? Brandy? Wala kang ganang uminom. May problema ka? Can I help? Kundong-kundong baby ko. Huwag ka nang gumalaw dyan. Ako nang bahala sa pagkain natin. Kakahiya naman sa'yo. Ikaw pa naman ang bisita. Ikaw naman kasi, hindi ka man lang kumuha ng katulong mo. Para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Ako, igagasta pa ba naman kami sa katulong? May problema nga eh. Yung si Paul, hindi ko alam kung kanina naman nihiram ng pera para mabayaran yung utang niyang 25,000. Oh, yung totoo ha, bakit ka ba napadalaw? Si Mike eh, may problema. Kulang ang pang-matricula niya. Hindi siya makaka-examine, pero nung narinig ko yung problema mo, ay nako, di bali na parang wala na lang akong sinabi. Ay nako, mabuti na lang at matalas yung pakiramdam mo dahil alam mo, kahit gusto kong magpahiram sa'yo, wala naman ako may papahiram eh. Jenny! Jenny! Uy! Jenny! Tao! Kung gagaw! Tao! Sige. Papa? Okay, Papa. Ito, ito ang swerte ko. O, mukhang masayang-masaya ka yata. Ba't tumama ka ba sa sweepstakes? Oo! Ba, parang ganun na rin yun. Bakit? Alam mo ba, galing ako sa bangko. Oh, nag-apply ka ng loan? Hindi. Naging cash ako ng pera. Ito yun, oh. 50,000 pesos. Tumatagit din. 50,000? 50,000 pesos? Oo. Oh. Uy, saan ang galing yan? Anong ginawa mo? Wala akong balak tumalaw sa preso, ha? Hindi, Jenny. Naalala ba yung bahay na interesado si Gary? Yung house and lot na gusto niya bilhin? Ah, oo. Bakit? Naswing ko yung deal. Ano? Talaga? Oh, at ito ang komisyon natin. Ito? Ito. Sa'yo lahat yan? At din to. Pera natin to, Jenny. Naku, 50,000 pesos. Edi mababayaran mo na yung utang mong 25,000, pati na rin yung 5,000 na utang mo sa mami mo. Kaya lang, naku, parang nakiraan lang, ano? Di 20 mil na lang ang matitira sa atin. Jenny, pero hindi ganyan ang attitude. Isipin mo na lang, mababayaran natin ang lahat ng utang natin. May 20,000 pa tayo matitira. Oo nga, ano? Ito nga, amin na kaya ang swerte ko. Ano, baby, alam ko nga dito. Ano nga, kukwentuhan kita. Dahan-dahan. Uy, teka nga ha. Uy. Sino ba yung nagpautang sa'yo at di mo pa pinapakilala sa akin? Ah, dito lang yun, last door. Ah, sino yung harap nyo? Ah, yung may-ari ng bahay, si Adele, nandito kaya? Ah, wala na siya dyan. Napunta na sa States. Doon siya magpapagamot. Pero ma, bakit sa Amerika pa? Eh, nahihirapan daw kong gamutin dito. Cancer kasi. Lumalangat, kumalat nga ako sa buong parte ng katawan. Kuwawa nga ako, biglang-bigla. Mga kamag-anak ko ba kayo? Ah, hindi. Kaibigan lang. Ah, baka ikaw si Paul Roblesa? Oo nga. Ah, may sulit siya para sa'yo. Teka, sandali, kukunin ko. Salamat, ha. Kaya... Eto, oo. Sige, oh, mauna na ho ako. Late na ho kasi ako eh. O sige, salamat ha. Salamat. Dear Paul, alam ko talagang babalik ka para bayaran yung perang hinira mo sa akin. Pero don't bother, wag na lang, dyan na lang yan. Baka kailanganin mo yan one of these days eh. Habang binabasa mo ito, nasa States na ako. Subukan kong magpa-opera doon. Ang sabi kasi ng mga doktor eh, isang taon na lang daw ang itatagal ng buhay ko. Kung sa ibang pagkakataon sana, siguro sinamantala ko na ang pangangailangan mo sa akin, pero alam mo, naisip ko rin. Mas mabuti sigurong gumawa ako ng isang kabutihan bago ako mamatay. Pagdasal nyo na lang ako ha, na sana'y matanggap sa langit ang kaluluwa ko. Hangad ko ang inyong kaligayahang mag-asawa at sana'y magtagumpay kayo sa buhay. Huwag niyong indahin ang problema sa salapi. Pera lang yan.
kikitain din yan. Ang isipin nyo ay magpasalamat at buhay kayo at nagmamahalan. Adele. Hindi masasayang ang pera ni Adele. I'm going to invest this sa isang office na may telepono. Mag-full-time ako sa real estate. Naku, simple lang naman ang puhunan dyan eh. Konting laway lang. Naku, Jenny, your husband will be the best broker in town. Hello, Mrs. Slim. Si Paul, how ito? Tumas na ako ng 500 pesos per square meter ang lote nyo sa Fairview. Ano, ibebenta ba natin? May buyer ho ako. Eh di bumili ho tayo ng lote sa Antipolo. Sigurado ang aakit ng presyo ng lupa ron. Eh kayo ho, ano po ang palagay ninyo? O sige ho, pumunta ako rin. Sige ho, bye. Paul, nalilang Paul! Boys, boys, boys! Paul! Ano naman kayo? Ang titigas sa mga ulo ninyo eh. Mamaya marumini ang mga damit ninyo pag gagalitan kayo ng inyong lola. Sige na, pasok na doon sa loob. Sige, sige. At huwag kayo malikot doon, ha? Dyan. Eh, hindi pa ba kayo? Pambira ka naman, parang hindi ka dumaan sa pagkabata. Pag narumihan sila, di bihisan uli. Ang importante, masaya sila. Madaling sabihin, ano? Matagal kong pinag-ipunan ng pamasko ni Manjo. Saan ako kukuha ng bihisan niya? Nagpadala ka ba ng tulong? Oh, wag mo naman ako sumbatan. Paskong Pasko eh. Dali lang, ha? Oo, sige. Kuya! Merry Christmas! Oh, Matthew! Okay. Nako, ate. Kuya. Kumpleto, Pasko! Merry Christmas! Merry Christmas! Ito na ba pamangking ko? Ito. Kalbo-kalbo ako, kako. Tana. Lina. Nasaan ba anak natin? Abay, kapapasok lang, ano? Hindi mo pala kilala? Matagal ka na nga palang hindi bumibisita sa kanya. Ate, ate. Si Kuya Paul at saka si Ate Jenny, oh. Ate, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Nga pala, Kuya Alex. Si Ate Jenny, sawa ni Kuya Paul. Si Kuya Alex, sawa ni Ate. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Wala ka bang nakalimutan? Ayoko may sasamang loob, ha? Marami naman pa sobra, eh. Kung may nakaligtaan, madali nang lagyan ng pangalan. Siguro, pinagkaksayan mo na naman ang panahon yung mga hindi nakarating ng isang Pasko, no? Amado, anak mo rin naman si Paul. Mabuti na yung nakahanda. Dumating man sila o hindi, ay... Merry Christmas, Mommy! Paul! Naku, ang apog ko! Merry Christmas, anak. Dad? Apo ho ninyo, namamasko. Para sa inyo po. Thank you. Okay, gandang bata nito ah. Teka nga muna. Sino bang kamukha nito? Ako yata. Iyakin ito. Siguro ikaw. Oh, you say Merry Christmas to your daddy. Aliga, aliga. Dito ka sa akin. Merry Christmas. Oh, kumusta ka na? Oh, yan. Pasensya ka na dyan sa regalo ng daddy. Kaya mo, pag marami ng pera ang daddy, sa susunod na Pasko, mas malaki at mas maganda ang regalo ng daddy sa'yo. Ha? Mabait ang Diyos. Niloob niya na magkasalo-salo tayo sa Paskong ito. Sana sa susunod na Pasko ay walang mabawas sa atin. Pagkusay, may madagdag pa. Mga bagong babies. O sige ha, kumain muna tayo. Oo nga. Pagkatapos, bigayan ng aguinaldo. Ayan, don't worry, it's Noy-Noy. Our lesson for today will be escabeche. You can use any fish that you like, but today we'll be using tanigi steak. Now the fish must be very fresh, then we have red and green bell peppers. If you want, you can put garlic and then ginger. Tapos, para maging attractive siya, you put some red and green bell peppers. And then you must have sugar and then vinegar. And then we also have soy sauce
and then the water, or broth, cornstarch, which we disperse with a little of water. Now, Jenny, would you like to come and try what we learned today? Okay, Jenny, please. Wala naman ako masabi, parang tumataginting yung cash register mo, ah. Naku, ilalo naman kagabi. Miss, magbabayad na kami. Anong table kayo? Dun lang. Okay. Lalo na nga kagabi. Alas 12 na nga ako nakapagsara, eh. Kaya tamo, nangangalumatan na. Thank you. Okay. Come again. Uy, hindi ba nakakahiya dyan sa boyfriend mo? Kanina pa naghihintayan, ah. Ha? Hindi, mabait yan. At saka pasensyoso. Ay, sorry. Parati naman kami magkasama niyan, eh. Tayo, ngayon lang tayo nakita ulit. Take your time. Basta ba mainit lang lagi ang kape ko, eh. Di, ayos lang. Magpakasal na nga kayo. Ano pa ba hinihintay niyo? Pareho naman kayong graduates at saka nagtatrabaho. Thank you. Nako, hindi pa pwede. Pareho pa kami nag-iipon. At saka hindi pa ako sanay maging nanay, no, please. Akong kunin mong caterer sa wedding niyo, ha? Hay, nako. Ikaw rin. Baka mainip naman yung boyfriend mo, eh. Pigla kang palitan. Bahala na. If we're really meant for each other, di, kami. Kami siguro magkakatuluyan, pero kung hindi, di maghanap na lang ng iba. Wala na siyang makikitang ibang katulad ko. Eh, bakit ikaw? Makakita ka pa ba ng katulad kong under? Hello, Jenny's Kitchenette. Oh, hi, sweetheart. How are you? Oh, bakit? Ano nangyari? Kailan? Nasaan siya ngayon? Eh, ang daming customers, eh. Bukas na lang ako dadalaw. Oh, sige. Okay, bye. Sino yun? Si Paul. Eh, ang daddy niya na stroke, eh. Hindi, gagaling ang daddy. Di ba yan ang sabi ng doktor? Kuya! Okay sa tito? Tito, yung pasalubong ko, yung chocolate. Mamaya na lang. Manjo. Sige, doon muna sa Manjo, mami mo. Sige na, doon muna sa mami. Buti na lang dumating ka. Ang hirap pagka ako lang lalaki dito, eh. Ang mami nagpapanik. Kamusta na ang daddy? Bigla raw nahilo kanina, eh. Ano daw ang nangyari? Pinaskan ng utak niya at wala naman daw nakitang major damage. Kaya lang, medyo yata na-apekto ng kanyang sense of balance, eh. At hindi makadilat na matagal, nahihilo. Patitingnan daw nila sa ophthalmologist bukas. Nasaan ang asawa mo? Nasa restaurant ho. Hindi daw siya makakapunta ngayon, kaya bukas na lang daw. Mas importante yung mga customers na yan kaysang daddy mo? Ma, hindi. Talaga namang hindi basta-basta pwedeng iwanan ng restaurant. Tsaka siya ang kahera dun yun. Yan ba ang sinasabi mong para na rin nating kapamilya? Bakit parang hindi yata tunay na amang tingin niya kay daddy? Nang pinagtatampo ng mami mo, Paul. Eh, kahit ba magdamag ako magbantay sa ospital, may magagawa ba ako? Siyempre, alam mo na, galing Pilipino. Hindi yung magagawa mo, hindi yung pagdamay. Di ba? O, hayaan mo, dadaan ako bukas na bukas. Sabi nga ng mami, eh, kung tuluyan daw namatay ang daddy, bangkay na lang daw abutan mo. Sus naman, Paul. Pinagigilty mo ba ako? Di naman siya namatay, ah. Tsaka nandun ka naman, you represented the two of us. Anak nila ako. Natural na nandun ako. Alam mo, mas ma-appreciate nila. Ikaw na manugang na ikaw ang makikita nila doon. Bakit? Nung nanganak ako, tsaka nung nakasakit si Bambi, dumalaw ba siya? Paul, hindi ako doktor. Hindi ko mababago nakatakda sa daddy mo. At tsaka ang negosyo babagsak pag hindi na si Kaso. Kaya unahin ko to anytime para sa anak natin to, eh. Meron na akong bakang bakas na para sa inyo. Mas matibay po ito. Bakit ka ba nagabala? Meron naman ako, ah.
Oh, ito naman. Mapasalamat at naalala ka ng anak mo. Mabuti na rin itong mayroong reserba. Iho, dito ka na magmerienda, ha? Nagluto ka ng pansit molo. Papasok ka lang to, ha? Oo, saan kayo pupunta ang dalawa? Sabi ho ni Jojo, dumating daw ang kuya. Mami, hindi kami pasalubong. Huwag na at mainit ang ulo ng iyong daddy. Pabayaan mo makapag-usap po na silang dalawa. O, John, John, dali mo ito doon sa lalagyan ng mga baston. Doon, ha? Sigarilyo, meron ka ba? Dad, bawal na po sa inyo yun. Magagalit ang doktor. God damn, hindi ako mamamatay sa sigarilyo. Come on, give me one. Kumusta naman ang real estate business mo? Eh, okay naman po, Dad. Hindi ba hindi na apekto ng pagkamatay ni Ninoy, ha? Eh, hindi naman ho. Naka-invest po ako sa dollars at naging advantage po sa akin dahil bumaba ang peso. Yun sa'yo lang ang iniisip mo. Paano naman ang mga milyon-milyong Pilipinong mahihirap na walang maibili? Kuya, kuya, galit pa ba ang daddy? Hindi naman. Hindi naman masyado. Halika na. Kuya, pay 50 pesos para sa project namin sa school. Tol, ako rin. May bibili na akong bago libro eh. Hey, oh, no hey. Problem. Teka, ako ang magbibigay sa inyo. May pamilya na yan ah. Eh di, bukod sa inyo, bukod sa kanya. Daddy, naman problema yan ah. Ito kami ng 100 ah. Ah, ito. Ito. Wow, sumil ka makita. Daddy, maliwanag ko ah. Bukod ang bigay niyo. Apa, meron ka na dyan ah. Ay, dadayan naman. Kanina, aliwaliwalag yung sinabi niyo. Naku, huwag mo naintindihan yan. Mamaya, bibigyan ka rin yan. Halika nga rito. Ikaw ah. Mamaya puro gastos ka. Pag dumating ang report yard mo, mamaya puro bagsak. Naku, bag mo'y bumaba sa 85, huwag na ambigyan ng pera. Ha! Yabong-yabong talaga nito. Sige, abang ako yun. Ayan o. Naku, ang ganda ang loteng ito. Nakaangat. Ayan, hindi na ako kayo magtatambak. Ilan lang po ang mga loteng binibenta dito eh. Kung makakita ka ako ninyo, may mga constructions dito, pati rito. Ngayon, kung hindi na ho inyo kukunin ito, may tatuhong mabang. Alam ho ninyo, humingi nga ho ako ng priority hanggang Monday. Alam ho ninyo, prime location ho ito. May asawa ka na ba, Paul? Marie? Hmm? Magtatanong lang naman eh. Oo, meron na akong asawa. May anak na nga rin ako eh, nag-aaral. Talaga? Kaya kailangan, konting sipag. How old is she? Magpo-4 years old na siya sa August 10. Really? Ang birthday ko sa August 9. Oh. Well, what do you think? I like it, Mommy. Let's buy it. Daddy's girl kasi yan eh. Anything she wants, she gets. Sanay na ako dyan. Halika na. Oh, Bambina! Papa! Papa! Naku, sorry, Iha. Nalito ka. Busy-busy ay Papa. Kanina ka pa naghihintay. Ibali, naglalaro naman ako eh. Oh. O, ano naman ang natutunan ng aking magandang ninya bonita? Pangalan ng mga birds. Birds? Ah, okay. Halika na. Hadid na kita. Kala, mauwi na kita at may bibiling pa ako para sa lola kayo. Halika na! Ah! Halina po kayo, Yaya. Ito! Ito ang surpresa ko para sa'yo. Yan. Ate, na ba talaga to? Bakit naman di mo sinasabi sa akin? Kailan mo nabili? Naku, last year ko pa hinuhulug-hulugan ito. Ayoko lang sabihin sa'yo dahil hindi pa nalilipat yung titulo sa pangalan ko. Ganda. Ang ganda naman sa division na to. Ganda, no? Oo. Ngayon, pansin mo yung lote. Korteng supot. Mm. Ngayon, ang sabi sa akin ng kliyente kong Chinese, pag pumasok daw ang swerte, hindi na daw lalabas. Totoo ba yun? Hmm? Oh, di ngayon mo ako sisihin sa lagi kong pag-aasikaso sa restaurant. Eh kung hindi ba dahil sa kinikita no na nagagamit natin na panggasto sa bahay, mabibili mo ba to? Ano kaya sasabihin ng mami mo at mga parents ko pagka nalaman na nila to, no? Nako, hihimatayin yung mga yon. Maganda magpaaral ng kapatid. Makapagpatapos ng doktor. Pero kaya ba natin? Ako, makakaraos din yun. Tsaka si Matthew ang makakatupad ng mga kabiguan niya sa akin. Pero malaki naman ang retirement pay na tinanggap ng daddy mo eh. Oo nga.
Tsaka ang daddy, matagal ng baldado yun. Sigurado ako maubos din lahat ng naipon nun. Eh, si Ate Sylvia nagtatrabaho naman, di ba? Ang kinikita nun? O sapat lang yun sa kanilang magina? Ang masakit kasi, baka paglaki ng anak mo, biglang sabihin sa yung gusto niyang maging doktor. Tsaka naman tayo walang mailabas na pambayad dahil di tayo nakaipon. Nako! Walang ubos ang yaman ang nagbibigay sa atin. Tsaka, sweetheart, alam mo ba, ang taong tumutulong ay lalong pinagpapala. Kaya mo, isang araw baka tulungan tayo at magkaroon tayo ng dream house natin. Hmm? Diba? Mm-hmm. Alam mo, napag-isip-isip ko. Eh, kulang na rin yung pinagagastusan natin eh. Ano? Ano tingin mo? Sundin na natin si Bambi. Uy, tika muna. Naman eh, hindi matatapos tong pantulog niya eh. Pero hindi. Kalimutan mo na nga yan, bitawan ano mo na nga yan. Ano ba? Naman, ay, naku. Ikaw ha? Sarap-sarap dito. Uh-huh. Sige, ikaw din. Bagong ligo yata ako. Bagong pabango. Bakit ikaw lang ba? Nauna pa ako sa'yo eh. Ayun mo pala eh. Di huwag na natin patagalin. Diba? Uh-huh. Ang tagal-tagal na natin. Tagal na natin ano? Hmm. Ha? Puro opisina. Mm? Puro kung ano-ano. Mm? Puro trabaho. Kaya kung minsan, aalisin mo muna yung nasa utak mo. At ako lang ang iisipin mo, ha? Ah, talaga? Talaga? Aray! O oh, bakit, bakit? Wala pa naman ako ginagawa sa'yo. Tignan mo. Oh. Tusok ako eh. Bambi? Bambi, come. Come, iha. Ano, hipan na ba natin yung candles ng cake mo? Opo, Mami, para makuha ko na yung mga dal at makain namin yung cake. Tita Jenny, kakain na po. Oo, naku, hiyang-hiya na nga ako sa'yo at para namang hindi ka pinakakain dyan sa katawan mo. Sige, kain na. O ano, dyan, talaga bang hindi na darating sila, Mama? Titingnan daw, eh, medyo masama pa ho pakiramdam eh. Ah, ganun ba? Oh, children, come on! Oh, dali, candles, si Boblo na. Let's go! Boblo na yung candle, oh. Dali, dun muna kayo. Dali, dali. Dali. Okay. Okay, everybody. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ma'am, ayaw mo tumigil na, okay? Sige, mamaya na. Thank you. Sabi ko talaga noon, pare, tanga ka nang inuwanan mo ngayong pagdodoktor. Pero sa nakita kong inasenso mo, bukang tama ka eh. Kaya pare, importante yung makakita ka ng makapakasalan. Na hindi lang makakasundo mo, kung hindi makakatulong sa'yo. Katulad nga ng kasabihan la, sa hirap at ginhawa. O, di ba, sweetheart? Oo. O, sweetheart, mauuna muna ako sa restaurant. Bahala ka na dito, babalik na ako. Baka maging restaurant magnate ka na yan. Tigilan mo nga ako, Dr. Vera, ha? Iisa pa lang ang restaurant ko, magnet, na yung asawa kong mayaman, hindi ako. Ba't ka nga pala kailangan magpunta ron? Eh, nandun naman si Joe. Bahala na siya ron. Hindi, absent. Eh, ayoko namang ipagkatiwala sa assistant yung pagluluto. O paano, mauna na ako, ha, Donna? Ako na ang bahala sa lahat. Kung meron mang matirang pagkain, papabalot ko. Sige, bye-bye. Pambihirang babae ito. Isara mo na nga yung restaurant mo at bumalik ka dito. Ay, nako, sa laki ng utang na babayaran namin mag-asawa sa bangko. Pag hindi ako kumilos, baka mailit pa itong bahay na ito. Sige, kapag ang babae nawawala ng oras sa lalaki, naghahanap ng kapalit. Kung siya magkakamali, papatayin ko siya. Tsaka magpapakamatay ako. Sige, sige, sige. Sige, bye-bye. Bahala ka na. Sige, bye. Mag-ingat ka, ha? Hello, Ma. Hi. Hi. Bigay mo ito kay Bambi. I'm sure she'll like it. It's a Barbie doll. Oh, halika na muna sa loob. Matutuwa si Paul. Tsaka ang daming pagkain, no? Hindi na. Darling, I'm in a hurry. May hinahanda akong fashion show. Para saan? Kailan? Sa Philippine Plaza next month. Ah, okay. Okay? Sabihin ko na lang, ha? Bye, Ma. Daday? Yes, Ma'am. Pakipasok. Opo. Mm. Ang dami-dami mong gifts. Oh, I'll go na. Bye-bye, Mami. Bye-bye. Bye-bye, Ma'am.
Bambi? Kaibigan ka ba ng anak ko? Ah, you must be Jenny. Hi, I'm Marie. Hi. Kasi kaibigan ko si Paul, isa siya sa mga brokers ni Daddy. Nandito ba siya? Oo, nandiyan sa loob. Sige, tuloy ka na, Marie. Thank you, you're welcome. Sige, tuloy ka na. Hello? Paul. Hi, sweetheart. May problema ako eh. Oo, kasi si Mercy nag-resign. Magtatayo na daw silang mag-asawa ng karinderya. Eh, baka naman meron kang empleyada dyan na mapagkakatiwalaan. Papuntahin mo naman sa akin, oh. Si Ate Sylvia? Magkasundo kaya kami? Alex, hindi porket may trabaho na ako, eh hihintuan mo lang sustento mo sa aming mag-ina. Natanggal nga ako sa trabaho, eh. Nangihingi na nga lang ako sa lola ko. Ilang beses na nga ako napagsabihan eh. Aba, kesa lola mo o sa pinsa mo o sa tiya mo nang galing ang pera, hindi mo dapat hintuan ang sustento mo sa anak mo. Pipilitin ko, pero ayokong mangako ah. Baka mamaya eh, lalo ka pang may masabi kapag hindi ko natupad. Oh, bakit? Magbabayad na ho yung table tree. Aba, nasan ang Ate Sylvia? I know, may bisita. Hi! Busy? Oh, Marie, what a pleasant surprise. Come in, sit down, sit down. No, you sit down. Anything I can do for you? You bet. I've got two tickets to Eddie Katindig's jazz concert tonight. Eh, wala namang gusto sumama sa akin. Siguro naman pagbibigyan mo na ako ngayon, no? Oh, incidentally, type ni Daddy na magpatayo ng isang high-rise condominium. Sabi ko, sa'yo na lang niya ipapamanage. What do you think? Condominium? Ako magmamanage? Well, that sounds good. Pero ano pa tong concert na sinasabi mo? Ikaw talaga ang gulo ng isip mo. Basta be at my house at 7, ah. Hi, Paul. Bad news. Eto nga, bihis na ako. Kaibigan ko tumawag, postpone daw yung concert because there's a strike at the hotel. Ah, ganun ba? Sakto, mauna na ako. May trabaho pa ako bukas. Paul. Paul, don't you like me? Marie! Paul, don't you find me attractive? Wala ka naman dapat alalahanin. Wala naman ang mga parents ko. Yun nga ang problema eh. Tama na. Masyado malaki tiwala ng parents mo sa akin. Marami naman binata rin eh. May asawa na ako. May anak na ako. Anong mayayari sa'yo? Paul, I don't want them. I want you. Paul, I love you, Paul. I love you. Tulog na ang baby ko. Pray first, ha? Mami, punta po ba tayo bukas sa bahay nila Lola Cora? Ah, you ask your papa, ha? Good night. Pray first. Mami, totoo po bang masamang babae si Lola Tina? Of course not. Sino may sabi sa'yo niyan? Ang Lola Cora. Anak, divorce na ang mami ko. Hiwalay na sila ng papa ko. Ganun ang lifestyle niya. Tsaka ako na ipaliliwanag sa'yo pag malaki ka na, ha? Basta, ang Lola Tina mo ay hindi masamang babae. Do you understand? Sabi ni Lola Cora, Mami, si Lola Tina, dalawa daw ang asawa. Hindi totoo yun, ha? Do you understand? Ha? Kalimutan mo na yon. That's not true. Wala kang narinig. Sleep na. Alam mo, Jenny, parang hindi ka na nasanay kay Mami eh. Ganun na talaga yun. Tumatanda na kasi kaya kung ano-ano nang pinagsasasabi. Eh, wag naman sa anak ko. Bata pa yun eh, impressionable pa. Siyempre, lahat ng marinig nun pinaniniwalaan. Lalo na kung galing sa lola niya. Ay, nako. Hindi mo lang alam. Kahit ako nga eh. Kung ano nung sinasabing paninira labang kay Alex. Kung ano nung sinasabi nun sa mga kamag-anak ko.
Hindi ko nalang pinapatulan. At ako pa ngayon ang chismosa? Eh, alam naman ng buong Pilipinas kung anong pinaggagawa ng nanay niya. Diborsyada na, nakikipag-live-in pa sa isang may asawa. Eh, hindi ba may pamilya yung piloto na yan sa Davao? At saka sabi niya, Mami, at pinagdidiinan niya to. Huwag niya daw pakikialaman ang buhay niya dahil hindi naman daw siya nakikialam sa buhay niyo. Bakit? Anong pakikialam ang ginawa ko? Kung talagang pakialamera akong biyanan, aba, eh di matagal ko na sinabi kay Paul na isara yung restaurant na yan at sa bahay na lang siya. Hindi naman siyang personal na umaasikaso sa kanyang asawa at anak. Inaasang lahat sa maid. Tama ba yun? Eh, katwiran niya lagi. Busy daw siya lagi sa negosyo. Yun, busy sa pagpapayaman. Kaya hindi bali mapabayaan ang pamilya. Okay lang, basta't kumita ng maraming pera. Bakit? Restaurant ba ang kanya pinakasalan? Hindi ba si Paul? Kahit kailan, di ko naman sinabing mas masarap ako magluto kaysa sa kanya. Ba't pa binabaliktad ako ng mami mo? Siya nga itong naninira sa akin kay Bambi eh, kung ano-anong chinichismis niya tungkol sa mami ko. Yes, maniniwala ka ba naman sa bata? Bapatulan mo pa ba yun? Eh, palimutan mo na yun. Ang bata, hindi nagsisinungaling. Yun nga eh. Eh, kung si Ate Sylvia naman, eh, alam mo naman yan, masyadong kontrabida yun eh, miski naman nung araw eh. Isa pang chismosa, yung kapatid mong yan. Yun nga ibig ko sabihin eh. Marami din ako naririnig, pero hindi ko pinapatulan. Katulad niya, no? Mas magaling ka para magluto kaysa kay Mami. So? Eh, talaga naman kasi hindi sa akin galing yun. Kay Donna. Tsaka nagbibiro lang siya. Gusto mo, patawag natin si Donna para malaman nila. Excuse me, Sir Paul. Alam nyo, may tawag po kayo sa telephone. Na-stroke na naman po ang father nyo. Mabuti pa kausapin nyo sa telephone. Huh? Sandali lang. Pare. Uy. Paul, condolence. Thank you, pare. Nung isang araw nga sa bahay namin. Bisita mo yata yun. Excuse me, pare. Ah. Hi, Marie. Hi, I'm so sorry. I'm so sorry. Nagamit. Bakit ba ganun, Ma? Hanggang sa pagkamatay ng daddy, ang laki ng hininakit niya sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para mapatunayan ko sa kanya na kaya kong magtagumpay sa buhay na kahit hindi ako magdoktor. Hindi pa ba sapat sa kanya na si Matthew na lang magtutupad ng mga pangarap niya para sa akin? Napakalaki na ba ng kasalanang nagawa ko para hindi niya ako mapatawad? Pasensya ka na sa iyong ama.
talagang ganun. Ang magulang, mas malalim ang pagmamahal sa anak. At mas malalim ang sugat kapag nagdamdam. Hi, Shirley. Hi, Ms. Robleza. Si Paul? May client call, baka hindi na babalik. Uwi ka na ba? Sige na, huwag ka na mahiya. Uwi ka na. Ako na magsasara ng opisina, ha? Tatawag lang ako. Bye. Sige ho. PR Realty. Hello, Shirley. Si Marito, natanggap na ba ni Paul yung message ko? Baka naman mamaya mamuti na yung mata ko sa kahintay sa kanya dun sa Bistro Italiano. Hindi ho, ma'am. Nagmamadali nga ho nung nakuha yung message nyo eh. Oh, sige. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye. Asawa ko? No, I was waiting for somebody else. Magaling ka rin magsinungaling, ano? Para bang napaka-inosente mo? Ganyan mo ba nasilo si Paul? Okay, so I was waiting for him. May business proposition si Daddy para sa kanya. Hiyaman din lamang at wala pa si Paul dito. Pwede ba tayong mag-usap? Sure, I have a seat. I'll get straight to the point with you, Marie. Are you having an affair with my husband? You don't mince words, do you? If you came here for information instead of a scandal, I suggest you sit down and relax. Sasabihin ko sa'yo ang lahat ng gusto mong malaman. O ngayon, magsalita ka. Why don't you order something to drink? Para malamigan ka. Akala nyo maluloko nyo ako? Ha? Matagal na ako nakakahalata pero hindi lang ako kumikibo because I was giving you the benefit of the doubt. Wala kaming affair ni Marie. Siya ang habol ng habol sa akin. Wala akong gusto sa kanya. Pumasok ba yun? Sinungaling ka talaga, no? Ha? Kaamin lang sa akin ni Marie. Anong sasabihin mo sa akin? Sinungaling din si Marie? Malay ko ba kung anong pinag-iimbento nun? Ang hirap kasi sa'yo, kung sino-sino pinakinggan mo, kung sino-sino kinakausap mo. Eh kasi, alam kong hindi ka aamin. Pwede ba, Jet? Itigil mo na yan, ha? Nabibili na ako sa'yo. Manluloko ka talaga, sinungaling ka! I hate you! I hate you! And I love you! Halika. Manood na lang tayo ng TV. Mas maganda ang palabas ngayon doon. Halika. Bambi, ha? Lagi ka magdadasal, ha? Bago ka matulog at pagkagising. Kasi magagalit si God. Kung hindi ka mabait na bata, hindi maganda yung lumalaki. Na malayo sa Diyos. Palibasa yung nanay, hindi nagsisimba eh. Ano po yung malayo sa Diyos, Lola? Mami, si Ate Jerry. Mami! Ate, o anak, pati mo sama si Kuya. Bakit ka napasugod? Gabing-gabi na. Sinusundo ko lang ho si Bambi. O, halika na. Aba, Mami, dito ako matutulog. Aba, hindi anak, sasama ka na sa akin. Uwi na tayo, ha? Sandali. Si Lola. Pinapaalam ko naman si Bambi kay Paul. Alam ko ho, pero ako hong hindi pumapayag. Bakit hindi ka pumapayag? Aba, ipinagdadamot mo ba sa akin ng aking apo? Hindi naman ho sa ipinagmamaramot ko si Bambi, Mami. Kaya lang ho ayoko hong lumaki yung bata na sanay na natutulog sa ibang bahay, may sarili naman ho kaming tahanan. Aba, Jenny, hindi ko saan-saan bahay ito. Bahay ito ng ina ng asawa mo. Mami, ate, makukuha naman ho natin to sa maayos na usapan eh. Ate, ang kuya mismo naghati dito kay Bambi. At bukas na lang doon niya na umaga susunduin. Alam ko yun, Matthew. Pinag-awayan pa nga namin kanina eh. Nagkataon lang na ayokong nasasanay ang bata na natutulog sa ibang bahay. Teka muna. Ano bang ginawa ko sa anak mo na pinagpuputok ng butsi mo? Para malaman mo, kulang ng atensyon ng bata sa bahay niyo. Dahil lagi kang busy, lagi kang wala. Pinupuroan ko lang naman ang atensyon ang kulang sa anak mo. Masama ba yun? Wala hong masama doon, Mami. Kung sana ho, hindi nyo nilalaso ng utak ng anak ko tungkol sa akin at sa aking ina.
Aalis na ho kami. O sa ibabay na to, Lola. Ah, Mrs. Noblesa, please come in. I'm glad you could make it. Thank you. Your daughter has been unusually quiet this past few weeks. Won't you sit down, please? Thank Coffee? You. No, thank you. Please go on. She engages in daydreaming. Her teachers are complaining. Bambi is not very cooperative during group activities. Kaya, ipinatawag namin kayo ngayon para makausap. Habang hindi pa grabe ang problema. Eh, ano naman ho kaya ang magiging problema ng batang yan? Lahat naman ho ng pangangailangan niya, binibigay namin. Malimit. Hindi yung nabibili ng pera. I understand. Both you and your husband are working. Malimit nga ho, sa gabi na lang ho kami nakikita eh. I know how busy you must be. But maybe one of you can spend more time with the child. Or better still, both of you. A-M-B-I, Bambi. Anak, kanina ko pa napapansin, hindi ka nakikinig sa akin. Eh, paano sabi ng yaya, mag-iwalay na raw po kayo ng papa? Ano? Of course not. Hindi totoo yun. Eh, bakit lagi kayo nag-aaway? Minsan lang naman yun, anak eh. Alam mo, sa mag-asawa, talagang minsan may away. Pero hindi ibig sabihin na maghihiwalay na kami ng papa mo. Labo pa ang papa. Oo naman. Siyempre, mahal na mahal kong papa mo. Hmm? Naku, Jenny, mabuti dumating ka na maaga. Hindi ko mapapaganda yan the way you do it. Hmm? Mami naman. Merry Christmas, darling. Oh, what will you say, Bambi? Thank you, Lola Tina. Ay! Huwag mo ko tamawagin Lola Tina. Call me Mami Tina. Lola Tina? Ay, Mami Tina pala. Yes, darling. Totoo ba bang kayo? Bambi, who told you that? May Lola Cora. The next time you see your Lola Cora, you tell her to repeat after me. Go. Go. To. To. Hell. Hell. Go to hell. Mami naman. Bambi, oh. Anak, huwag ka muna sa loob, ha? You open your ears there, okay? Maria, Apa. Pakibigay na ng chocolate at suman si Bambi, ha? Apa. Mami naman, tuturuan mo pa yung bata. Don't worry, darling. Malapit na mabago ang pagtingin ng mga in-laws mo sa akin. Namatay na ang asawa ni Rico. Nasa Davao nga siya ngayon para umattend ng funeral. O ngayong balo na siya, pwede na kami magpakasal. Siguro naman matitigil ang mga dila ng mga in-laws mo, no? Mami, okay naman ni Paul. Kumusta na? Okay lang. Dito ka. Paano mo alam na nandito kami? Are you having a good time? Gusto ko lang makita kung gaano kakasaya pagkasama mong barkada mo. Do you want anything to drink? Ayos naman pala, pare. Whiskey meron akong gusto. Waiter, gin tonic, please. Oh, gin tonic? Baka mahilo ka niyan, ha? Baka di mo kayanan. Eh, kami, beer lang. Di mo. Peanuts. Walang lasa, eh. Oh, ano? Enjoy yourselves. A taste of love will impart.
Alam ko namang basang-basa na ang papel ko sa inyo eh. Siguro pa na yan tukso nyo kay Paul, no? Alam mo, hiyang-hiya na nga ako sa sarili ko eh. Kasi hindi naman ako dating ganito, yung bang insecure tsaka selosa. Kaya lang minsan siguro hinihingi ng pagkakataon. Kami nga ang nahihiya sa'yo eh. Baka iniisip mo kung saan namin kalokohan dinadala ang asawa mo. Nag-aaway ba kayo mag-asawa dahil sa paglabas namin? Naku, wala na yun. Oh, ikaw, di ba doktor ka? Eh bakit wala pa kaming nababalita ang nililigawan mo? Pihikan ako eh. Kasi ang gusto ko sa babae, yung marunong sa buhay ba? Kagaya mo. Kaso, naunahan lang ako ni Paul. Naku, si Gary naman. Ayoko ng birong ganyan, ha? Ikaw naman ngayon ka pa nagkalakas ng loob na magpalipad hangin, eh, may asawa at anak na ako. Pero biro, Jenny, di ako nanloloko. Kung niligawan ba kita, sasagutin mo ako. Gusto mo talaga masaktan, ano? O siya, ako sumagot. Baka masaktan lang ako. At saka ayoko nga pala magkaasawa ng doktor. Kasi, bukod sa wala ng oras sa asawa, laging kulang, marami pang pasyenteng magaganda. Eh, bakit? Magdo-doktor din naman dati si Paul, ah. Mahal ko, eh. Hello, Mommy. Hindi mo magugustuhan ang ikikwento ko sa'yo. Hoy! Huwag mo akong talikuran pag nakausap kita, Lechika! Kilala mo ba kung sino kausap mo? Kapatid ako na may-ari, ha? Wala akong pakialam kung kanino ka kamag-anak. Basta alam ko, pliyado ka rin dito katulad namin. Lumayas ka sa harapan ko, babatuhin kita! Ay, muna, anong ba nangyayari sa inyo? Eh, kasi ang punyeta kaya ayos mo nun sa akin, Paul, eh! Punyeta ka rin! Tagi muna, gali! Ate Sylvia, please, tumahimik kayo. Ayoko ng gulo sa restaurant na to. Ilasing kasi yan, eh! Si Santi ka na, ha? Ate Sylvia! Ate Sylvia, teka muna! Pambihira ka naman, Gani. Sana hindi mo na sinagot. Mainit lang ang ulo noon. Ah, hindi. Abis na din, eh. Parang hype ko makatrato yan, eh. Hello? O, Paul, nasan ka ba? Ah, nakapagsumbong na si Ate Sylvia. Hindi na ako nagtataka. Please naman, Paul, wag mo akong sisisihin. Ilang taong kong hawak yung restaurant. Wala ni isa mang waiter na napatalsik. Ano? Teka, umuwi ka na nga dito na tayo mag-usap? Baka namang winasak na ng kapatid mo yung negosyo ko, pati pagsasama natin, wasakin pa. Sige, bye. Alam mo, ibang-iba ka talaga sa hipag ko. Oh, bakit? Akala ko ba? Sa kanya ka nagtatrabaho. Oo nga. Pero Diane, tinitiis ko. Napakasuplada. Hindi nga siya makasundo ng mami ko eh. Ay, mahirap na magsalita, pero atin-atin lang to, ha? Ang totoo niyan, hindi siya talaga gusto ng pamilya namin. Kung hindi pa siya nabuntis, hindi siya pakakasalan ni Paul. Ang ibig mong sabihin, napilitan lang si Paul na pakasalan si Jenny? Ano pa nga ba? Eh, pero wala na tayong magagawa, nandiyan na yan, eh. Pero alam mo, nakakahalata na kaming lahat. Wala nang kaamor-amor sa kanyang kapatid ko. Palagi daw sila nag-aaway. Naku, maniwala ka, wala pang isang taon, maghihiwalay ng dalawang yan. Marie, pabalot naman ng isang mansanas o tsaka konting ubas para kay Manjo. Sige, dalhin mo na lahat yan. Wala namang kakain yan eh. Talaga? Talaga. Hi, sorry I'm late. Shall we go?
It's no big deal, really. Oh, Tina meets Rico. Rico meets younger girl. Tina loses Rico. Ha? Buntis daw yung babae, kaya yun ang pinakasalan. Nakakatawa. Ibang babae palang makikinabang sa pagkamatay ng asawa ni Rico. Hindi ba kayo nasaktan, Mommy? Mahigit 10 taon din kayong nagsama ni Tito Rico? Siyempre, nasaktan. But then that's life. You win some, you lose some. Anyway, it was good while it lasted. Oh, come to think of it, Rico made a very dashing escort. That son of a bitch. Siguro, ipagkakamali rin ako. I trusted him too much. Kahit may mga senyales na noon, nagbulag-bulagan ako. How are you and Paul? We're okay. Then why are you spending your birthday with me? Thank you. Pakitulungan mo lang siya magbaba ng gamit, ha? Yes, ma'am. Oo nga, kumare. Uy, mamaya na tayo mag-usap. Dumating ng Donya. Sige. Good morning, Jenny. Good morning. Oh, yung katulong ng mami mo tumawag kanina. Bakit daw? Yung nanay mo daw nasa ospital. Na-overdose sleeping pills kagabi. Ha? Iwan mo na yan dito. Taalis tayo. Bilis. Excuse me, yung kwarto ho ni Mrs. Saragosa. 511 ho. Dun ho. Thank you. I'm sorry, no visitors allowed. Hindi ho ako bisita, anak ko niya ako. Sorry ho, kasi mahigpit ang bili ng doktor eh. I want to see her now, okay? Please leave us alone. Ma? Ma? Get out. Get out. I don't want to see you. Leave me alone. Gusto ko mapag-isa. Mami naman, eh bakit pa kayo magkakaroon ng anak kung mag-iisa lang pala kayo sa oras ng pangangailangan? I want to die. I want to die. Come on, Ma. You're stronger than that. Oh, hindi ba the son of a bitch made a handsome escort? At saka, it was good while it lasted. Ma, you win some, you lose some. That was a lie. Ang peke-peke ko. Nagsiningoling ako sa'yo. Ang taas ng pride ko. Ayaw ko magpahalata. Pero ang totoo, durog-durog ako. Duguan, wasak. Ma, kaya niyo yan. You're strong naman eh. You get over this. Dapat, tinanggap ko ang daddy mo nung pumabalik siya. Alam ko totoo nang sisisi siya. Pero gusto ko rin siyang saktan eh. Gusto ko makaganti. Jenny, Jenny darling. Hanggat kaya mo, stick to your husband. Iba pa rin ang tunay na asawa. Mommy, paano kung katulad ng nangyari sa inyo? Yung umabot sa puntong nakakainsulto na, hindi ko na kaya. Tiisin mo. At least, kasal kayo. Ama siya ng anak mo. Hindi katulad ni Rico. Pinagkatiwalaan ko. Pinagbuhusan ang panahon. Shh, Ma. Tama na yan. Tama na. Come on, you get some rest na, ha? Kailangan na magpahinga. Dito lang ako. Hindi ko kayo iiwanan. May utos sa'yong ihanap mo ako ng trabaho. Ikaw talaga, Alex. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pang galit. Pinapupunta ka ni Mrs. Escaler bukas at may interview ka daw. Kukunin kong address, ha? Hindi ako pwede. Aalis kami sa katapusan ng buwan.
Sinong kami? Kami ni Flor. Gusto niya umuwi sa probinsya nila, gusto niya manganak doon. Cheat table 5. Paano nangyari yon? Ha? Akala ko ba hindi na kayo nagsasama? Tapos, buntis pa pala yung babae mo. At magsasama pa kayo pag uwi sa probinsya nila. Paano nangyari yon? Inalok ako ng tatay niya. Magtatayo kami ng talyer sa Lucena. Wala na ba talaga kaming halaga ng anak mo? May obligasyon ka rin sa amin, ah. Hindi ko naman nakakalimutan yun, ah. Hayaan mo, pag lumago yung talyer, hindi na papalya ang pagpapadala ko ng sustento sa inyo. Ma'am, table 10. Oo, sandali. Talaga palang mas importante pa sa iyo yung babae niyan kaysa sa anak mo. Siguro, pati yung ipinagbubuntis niya, mas mahalaga pa kaysa sa anak mo. Sylvia, hindi ba nag-usap na tayo noon? Alam mo namang hindi na tayo pwedeng magsama. Bata ka pa naman, di magpaligaw ka sa ibang lalaki. Ang kapal na mukha mo! Alis na ako. Cancel mo na lang yung order mo kare-kare. Wala na akong gana. Pakunan sana yung babae mo! Mabangga sana yung sasakyan niyo! Aprahin yan. Hoy, asan yung kare-kare? Isusunod ko na dito. Isusunod? Umalis na yung kakain, gago! Sylvia, first come, first serve dito. Yan ang maigpitabili ni Ma'am Zini. Uunahin kitong sinigang. Hoy, sa table 3. Hoy! Cook ka lang dito, ha? Kung ayaw mo matulad kay Isagani, matuto kang sumunod sa akin. Amo mo rin ako dito, naintindihan mo? Marami akong trabaho dito, no? Kung lilituhin mo lang ako, kung sinong susundin ko, ikaw ay yung nagsisilo sa akin. Hoy, saglit! Saan ka pupunta, ha? Maghanap ka ng ibang cook. Oh, sige, lumayas ka! Anong nangyayari dito, Joe? Bakit? Itanong mo sa magaling mong hibag. Ha? Ate, ano ba nangyayari dito? Ayun, sinisanti ko. Matigas ang ulo, eh. Ano? Ate, si Joe yun. Matagal ko na siyang cook. Eh, ininsulto ko, eh. Hindi marunong sumunod sa akin. Ako pang pagmamalakihan. Hindi pwedeng umalis si Joe dito. Kailangan ko siya. Ano ba, Jenny? Pinalayas ko na siya. Pababalikin mo pa? Kung ano man ang pinagawain ninyo, dapat inireport mo muna sa akin. Tauhan ko siya. Ako ang dapat magdesisyon. Imagine, Mama. Mas kakampihan pa niya yung cook niya kaysa sa sarili niyang hipag. Iisa lang ang ibig sabihin ng ginawa niya. Hindi baling mawala ako, wag lang yung mahal niyang cook. O hindi ba maliwanag na pinapalayas na niya ako? Malaking insultong ginawa niya sa akin. Wala na ba akong karapatan dyan sa restaurant na yan? Eh, kapatid din ako na may area. Talaga palang hinahamon tayo ng babaeng yan. Oh, nandito ako na pala. Napaga ka yata. Maaga ako nagsara eh. Yung ate mo talaga. Bakit? Eh, nawala lang ako sandali. May inaway na naman sa restaurant. Aba, pinaalis ba naman si Joe? Mabuti na lang napakiusapan kung bumalik. Problema naman ngayon, si Ate Sylvia ang nag-resign. Wow. Noong ko pa kasi sinasabi sa'yo eh. Hindi ko naman talaga kasundo yung kapatid mong yan. Pinagbigyan lang kita. Wala mo na sakit sa restaurant. Oras ng trabaho, nakikipagchismisan sa telepono. At saka lahat na yata ng tauhan ko, nakaaway na niya. At yung asawa niya, akala ko ba hiwalay na sila? Eto yung nagpupunta doon si Alex na tataranta. Akala mo teenager na tumatanggap ng ligaw. At lahat ng ordering ng lalaki, nakacharge sa kanya. Taga muna, talaga bang umalis si Ate Sylvia o pinalis mo? Pinapili niya ako sa kanilang dalawa ni Joe. E natural si Joe ang pinili ko. Kaya mo, kakusapin ko si Ate Sylvia. Paul, ayoko na siyang bumalik. Maghahanap na lang ako ng ibang kahera, and this time, pwede ba akong pipili? Wow, malaking problema na naman to. Binigyan mo na naman ang dahilan ng mami para magalit. Aba, ayoko yata yung tono ng pananalita mo. Ako pa yata ang pinalalabas mong malisa. Sir, andito pong nanay niyo. Paul! Mm-hmm. Paul! Ma, ma. Yan asawa mo! Bakit mo tinanggal si Sylvia sa trabaho? Ano ang karapatan mo? Eh, asawa ka. Ma, relax lang, relax lang. Madadaan naman natin ito sa mahusay na usapan eh. Mag-uusap kami ni Jenny.
Hindi niya paalisin si Ate Sylvia. Paul, nakapag-desisyon na ako. Nakita mo na ugali ng asawa mo? Matagal na akong nagpipigil dyan. Matagal na rin ho ako nagpipigil sa inyo. Jenny, please, pumasok ko na sa loob ng kwarto. Huwag mo akong mamandohan, pamamahay ko rin to. Sila ang pagsabihan mo, basta na lang silang susugod dito. Kahit kailan yung pamilya mo ang laging pinagmumula ng gulo. At kailan kami ng gulo? Paul, sabihin mo, nanggugulo ba kami? Ni minsan, hindi ko kayo minolestya. At itong si Paul ang kusang loob na nagsabi na siya magpapaaral kay Matthew. Hindi ko hiningi ang kanyang tulong. Alin, kung nabubuhay lamang ang inyong ama? Ma, please, huwag na natin ungkatin yan. Hindi naman sila kasama dito. Kasali! Eh. Dahil matagal na akong nakakahalata na nagsisinti ng kalooban ng asawa mo dahil sa lahat ng kabuti ang pinakikita mo sa amin. Kahit kailan na hindi ko isinumbat ang pagpapaaral namin kay Matthew. Aba, talagang wala kang karapatang manumbat dahil hindi mo perang tinatanggap namin. Pera yun ni Paul! Palibasa, maramot kang babae! Maramot kang nugang! Kaya pati apo ko, pinagdadamot mo sa akin. Pati pagdalaw ni Paul, pinagdadamot mo rin sa akin! Sinong unang nagmaramot? Lumabuntis ako noon. Jenny, please, tama na. Tumigil ka na. Hindi pa ako tapos. Nung mabuntis ako noon, kayo ng daddy, pati na ikaw, Sylvia, pinagdamot yung pananagutan ni Paul sa akin. Hindi ang klase ng pamilya mo ang gusto namin patulan ni Paul. At hanggat hindi nagbabago ng ugali at klase ng pamumuhay ng nanay mo, hindi kita matatanggap na manugang kahit kailan. Pawiin nyo, sinabi nyo, pawiin nyo! Walang iya kayo! Narinig mo yan, Paul, narinig mo, minura niyang mami. Tama na kayo! Tama na kayong dalawa! Tama na! Ano? Tama na, tama na! Stop! Tama na! Tama na! Tama na! Stop! Ano? Tama na! Akala mo kung sino nagmamalinis? Ikaw nga ito nakipagharutan kay Gary? Hindi mo yan ang sinasabi mo! Bitiwan mo nga ako, Matthew. Ma, tama na! Leksyon yung babae na yan! Kayo ang dapat turuan ng leksyon! Wala kayong karapat ang pagsalitaan ng aking ina, lalo't wala siya dito! Tama na itong usapan na ito! Sige na, tuka na sa kwarto mo! Nung naghihirap tayo, wala silang pakialam sa atin. Bakit ngayon gusto nila tayong diktahan? Tama na! Mami, mami, ba't kayo nag-aaway ng lola? O, sige na, punta na kayo sa kwarto, dali! Hoy! Babaeng bungangyara, bumalik ka dito at lumabag ka! Tama na! Kapatid mo na nga inapin ang asawa mo, siya pala sasaktan mo, gabang ka pala eh! Ma, pamamahay ko to. At asawa ko si Jenny. Kung rin nirespeto ninyo ako, respetuhin din ninyo asawa ko. Sige, Matthew, sumama na sila. Ma, Tena. Nahawa ka na nga dyan sa asawa mo eh. Ma, sige, tama na. Sige, Tena. At kami pagtabuyan mo. Tena, ma. Ate, tayo na. Ma, sama mo na sila. Ate, tama na, tara na. Ibig sabihin nito, sinong gumawa nito? Ma'am, pinasara ho ng asawa niyo eh. Pakibukas nga. Ma'am, daladala ho yung susi eh. Good morning, ma'am. Ma'am? Bakit mo pinasara ang restaurant? Mr. Evangelista, tatawagan ko lang po kayo tungkol dun sa tinatanong ninyo. Ah, sige ha. Salamat po. Jenny, why don't you sit down so that we can talk about this? Bakit mo pinasarang restaurant? Dahil mas importante ang kasal natin kaysa sa restaurant na yan. At wala akong pakialam kahit na ilang taong pa ang binuhos mo yan. Kaya tayo nag-aaway eh. So, sara natin. Ah, ganun. Jenny! Jenny! Mr. Evangelista, yung palang pinag-usapan natin. Ganda mo naman ngayon, ha? Ba't ka bihis na bihis? At saka sana, Mami? Ayun po. Jenny? Yung ibang maleta dyan, pakibilis lang. Jenny, saan kayo pupunta? Jenny! Jenny! Pinatay mong negosyo ko, parang pinatay mo na rin ako. Yan nga ang dahilan eh. Yung restaurant na yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. 10 taon kong inalagaan yun, Paul. 10 taon!
Pawis ko, oras ko, binuhos ko lahat yan dahil mahal ko ang restaurant. At tinupad ko ang pangako ko sa'yo. Pinalago ko ang negosyo ng mag-isa. Bahagi na yan ang buhay ko eh. Nagka-letsa-letsa lang yan ang pumasok ang pamilya mo. Bakit ako pinarurusahan mo? Buto yaya iya. Jenny, tinan mo yung pangatuhira mo. Daig mo pa ang bata eh. Hindi kita pinarurusahan. Ang mahalaga lang sa akin ay ang panatiling tahimik ang pamilyang ito. Huwag mo mong gawing excuse ang restaurant sa nangyayari sa atin, ha? Oo, I admit, hindi naman ako perfect eh. Pero at least hindi ako dishonest at ipokrit ang katulad nyo. Kayo, you all talk behind my back, sinisiraan nyo ako. Tinadaan mo na naman ako sa mga pangangatwira mo. Ba't naman kita sisirain? Eh, asawa kita. You cheated on me once. Jenny, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang nangyari sa amin ni Marie? I defied my mother for you, Paul. I gave up my studies for you. Pinagsapalaran ko kinabukasan ko lang dahil sa'yo. Katakot-takot na hirap ang dinanas ko sa piling mo, but I always stood by your side. I know. Alam mo, Jenny. Yaya, yaya, si Mami, si Papa ba? They are fighting. No, only argue. Jenny! Jenny, tagi muna! Walang nangyari sa amin ni Marie. Mahirap ba intindihin yon? Look, I defied my parents too. Sinakripisyo ko ang mga ambisyon ko para sa'yo. Nahirapan ka. Nagsakripisyo ka. Nagsakripisyo din ako. At masakit para sa akin yung Jenny. Dahil hanggang sa mamatay ang daddy, hindi na niya naunawaan kung bakit ko ginawa ito. Kung bakit kita'y pinaglaban. Ginawa ko ang lahat ng Jenny para wag lang tayo magutom. Pagkatapos ito ang gagawin mo sa akin, hiwalay ang magiging solusyon sa mga problema natin. Kausapin mo ako, asawa mo ako. Sino ka kausapin mo? Makikinig sa ibang tao? Makinig ka sa akin. Magpapadala ka ba sa ibang tao? Makinig ka sa sarili mo, asawa! Makikinig ako sa'yo kung di mo ako niloko. Now, if you're ready to talk to me, nasa kwarto lang ako. Ma'am, andiyan po si Jenny. Sige, papasukin mo. Ma, can we talk? Another time, Jenny. Marami akong problema. Everything's wrong with my life and I can't even talk to my own mother. Paano kita matutulungan sa problema mo? I'm not a psychiatrist. But you're my mother. When you married Paul, you decided you didn't need a mother. No, Mommy. I only decided I couldn't be like you. Mula sa pagkabata, alam kong inaasahan mong lumaki akong katulad mo. Gusto kitang gayahin. I tried. Pero alam ko rin na kahit kailan, di kita pwedeng gayahin. Masyado kang tanyag. Hinahangaan ang lahat. Well, it's not my fault that you didn't live up to my expectations. Hindi kita sinisisi, Ma. Gusto ko lang ipaliwanag na hindi ako isang manikang pwede mong ayusan para maging kamukha mo. Can't you see? I never stopped needing you as a mother. I just wanted to lead my own life. So you ran away from me? Yeah, that's true. Nakawala ako sa anino mo, and I survived. Bakit hindi ka maligaya ngayon? Dahil nung akala akong nakagawa na ako ng sarili kong mundo, I realized I was ending up like you. A failed wife and a nervous wreck. I love you, Ma, but I don't want to be like you. I wouldn't either. No. Hindi ko gustong mag-overdose ka rin ng sleeping pills. I don't want you to be like me. Oh, dali mo na itong bag mo. Papa!
Baby. How are you, baby? Did you miss Papa? I miss you, Papa. I miss you too, baby. Papa, huh? Hindi pa ba kayo bati ni Mami? Temporary lang naman to, Iha, eh. Yamo, mag-uusap din kami ng Mami, ha? Iha, halika na. Malilate ka na. O, come. Halika. Kiss na? Papa, bye, Mami. Bye-bye. Jenny, pwede ba tayong mag-usap? Jenny, pwede na natin ulit buksan ang restaurant. Pero ibalik natin si Ate Sylvia. Yan ba ang pinaniniwalaan mong dapat mangyari o utos lang na Mami mo? Hindi, hindi niya utos yon. Iniisip ko lang. Paano kung ayaw ko? Wala namang problema yun eh. Okay. Para wala ng gulo at hindi na natin pagawayan yan, ibenta na lang natin ang restaurant. Okay? Eh kung ang ikaluluwag naman ng kalooban ko ay ang ipagpatuloy ang negosyo nang wala ang kapatid mo. Jenny, patay na ang dad. Ako na lang maaaring makatulong sa kapatid ko. Unawain mo ako doon. Bakit hindi mo nilinaw noon? Makikihati pala kami ng anak mo sa iyong pamilya. Bakit hindi mo sila matanggap? Akala ko ba ako ang hindi nila matanggap? Jenny, nag-iisang magulang ko si Mami. Nag-iisa mo rin akong asawa. Kaya nga pinag-uusapan natin ang pinakamahusay na solusyon. Para ni isa sa inyo, hindi magkagulo. Walang away. Para walang masaktan. Iha, restaurant lang yon. Pwede tayo mag-umpisa uli. No, it's our marriage, it's our life. Haligi na maraming taong pagsasama natin ang gusto mong ibenta. Iba ang restaurant. At iba rin ang kasal natin. Bakit hindi mo pa ibenta ang bahay natin para makumpleto ng paghihiwalay natin? Jenny, anong pinagsasabi mo? Bahay natin yon, it's our home. At doon din tayo uuwi pagkatapos ng gulong ito. Thank you for the dinner, Paul. Can you please take me home now? Huh? Oh, ano sabi ko na sa'yo? O, di naghiwalay na rin sila. Hindi natagalan ng utol ko ang taray ng mahadera. Pinagbibili na nila lahat ng properties nila, pati nga restaurant for sale. Talaga? My goodness, it sounds final. Talagang final. Alam mo, sayang yung restaurant na yan. Kasi si Jenny eh, pabaya, kaya nalugi. Baka gusto mong bilhin yung restaurant. At sino naman ang magmamanage? I don't know the damnedest thing about the restaurant business. Kayang-kaya ko na magmanage. At saka ang mami ko magaling magluto yun, kunin mong cook. Ay nako, ang taas ng pride ng hipag mo, hindi yan papayag na akong bibili ng restaurant. Aba, edi kumuha ka ng dami. Sa restaurant pala na yung kayo sinuwerte, Mrs. Sana mapalaguri namin to. Meron ho kayong captive customers doon. Yung bangko sa tabi, tsaka ho yung malaking building sa may tapat. Sa bagay, hindi pa ako nagkamali sa aking kutob. Yo, check. Sweetheart, ikaw na mag-deposito nito. Hindi, sige, ikaw na. O ano, kabisado mo na ba ang tantrum si itong kaibigan ko? Oh, sira ka naman, makamamaya umatras pa to kay tagal bago ko to na silo, ah. Nako. Oo, oo, wala na akong lusot. Napapirma mo na ako, eh. Hitay na. Thank you. Oh, mabuti. Salamat naman. Salamat, ho. Oh, paano? Teka, thank you. Sandre, sunod na lang ako sa reception, ha? Oh, ikaw, kailan kayo kakasal? Saka pupunta, marami tayong bisita. Tama si Miko. Dito na lang kayo. Ako nang bahala sa kanya. Huh? Jenny, hmm? Are you sick? Ewan ko, ilang araw na nga ito eh. Nag-almusal ka ba kanina? Wala akong gana eh. Nagkape lang ako. Teka, teka. Mabuti pa pasunurin mo na lang yung driver mo sa ospital.
Sa akin ka na sumakay, so I can examine you, okay? Oh, sige. Nelson, sumunod ka na lang sa amin, sa ospital. Hello? Paul? Ama, bakit? Hindi sa naninira ko, ano? Pero anak kita. At tungkulin ko ang magmalasakit. May nakakita sa asawa mo sa kasal daw ni Donna. At magkasama silang umalis ng kaibigan mong si Gary. Hello? Paul? Hello? Paul! Bakit hindi ka magbukas ng ilaw? Ano na naman bang malalim na iniisip mo? I'm pregnant, Mommy. Alam na ba ni Paul? Dapat siguro malaman niya. What for? Para siluin siyang bumalik uli sa akin. Hindi na ako 17, Ma. Nanay na ako. I'm a big girl now. I can take care of myself. On the contrary, you're being childish. I know you still love your husband. Ang mahal, pinaglalaban. He didn't fight for me. But this can't go on indefinitely. Habang buhay na lang ba kayo magtitikisan? Paano inyong anak? Lalaking pareho mo. Walang pagmamahal ng isang ama. Hi! Pauwi na ako. I heard about you and your wife. What about me and my wife? Oh, come on. I know you need some comforting. I can take care of myself, okay? I know how lonely you must be. Kailangan mo ako. Pwede ba? Pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Hindi mo ba ako i-blow out? Di ba ka bebenta lang ng restaurant mo? Paano mo alam? At sino nagsabi sa'yo? I've got a surprise for you. Ako ang bumili ng restaurant nyo. Anong pinagsasabi mo? Totoo. Kaibigan ko si Mr. Valdez. He bought the restaurant on my behalf. Talagang hindi mo ako titigilan, ano? Pasalamat ka kay Sylvia. At tinulungan ka niya na mapadali ang pagbibenta niyang restaurant. At dapat magpasalamat ka rin kay Marie. Bagamat hindi namin siya kaano-ano, nagmagandang loob na tulungan kami ng kapatid mo. Masagwa pa rin ang ginawa ni Ate Sylvia. Lumapit siya sa ibang tao, pwede naman siya lumapit sa akin. Paul, magkakalakas loob pa ba kaming lumapit sa'yo pagkatapos ng ginawa sa amin ng asawa mo? Kung tutusin, ako ang dapat magalit sa'yo. Sukat ba naman, ipagbili mo yung restaurant? E alam mong kaya ng kapatid mo na i-manage yun? Palibhasa, mas kinampihan mo yung asawa mo kaysa sarili mong ina. Papa? Bakit anak? Patay na si Papa. Hindi anak, na nananaginip ka lang, ha? That was just a dream. Nandito si Mommy. Nakita ko si Papa, kinain siya ng mamaw. Hindi anak, na nananaginip ka lang. Hindi totoo yun, ha? Nandito si Mommy. Mm. Tulog ka na, ha? Mm. Pray na muna, pray. Okay? Tulog na't babantayan kita, ha? Nagbuntis si Jenny noon. Tutol kayo, tutol ako. Lahat tayo kontra sa kanilang maagang pag-aasawa. Gusto kong ipalaglag niya ang bata, but Jenny refused because she loved your son. Ngayon, buntis na naman siya. At hindi pa rin niya ipalalaglag ang bata. Dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Ano bang problema at gumugulo ang buhay ng mag-asawa? Palagay ko tayo mga magulang. Masyado kang malapit sa iyong anak. At ako naman masyadong malayo. Just a minute, Mrs. Zaragoza. Shut up and listen. Kahit maghapon tayo magtalo, kung pride ang iiral, wasak pa rin ang buhay ng mag-asawa. Mas importante pa ba tayo kaysa sa kanila? Bakit? Ilan taon pa bang itatagal natin sa mundong ito? The very thought of begging you is repulsive to me. But here I am. Nakikiusap ako. Bigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. Ebi, gusto mo ng balloons? Ha? Gusto mo? Pwede, Papa. Hello? Hello, Jenny. Si Sylvia to. Anong kailangan mo? Kumusta ka na? Nangungumusta ka ba o gusto mo lang makasagap ng bagong chismis? Akong may ibabalita at hindi to chismis, ha? Basta sa'yo nang galing ang chismis, may lason. Magkaka-interest ka rin, Jenny, dahil may kinalaman to kay Marie. Alam mo ba, sa palagay ko, totoong may relasyon sina Paul at Marie.
At alam mo ba kung sino bumili ng restaurant mo? Hindi si Mr. Tan. Dami lang siya ni Marie. Si Marie ang bumili ng restaurant mo. Papa? Oh, iya. Papa, I'm afraid. Oh, no, no, no. Huwag ka matatakot, iha. Kulub lang yan. Hmm? Okay? O ngayon, matulog na maaga, ha? Magpupunta pa tayo ng Zoo bukas. Sama po natin si Mami. Baka kasi hindi makasama si Mami, eh. Alam mo naman si Mami, busy-busy yun. Tayong dalawa na lang. Bakit ayaw mo ako makasama? Papa lang? Gusto. Pero mas maganda sana kung si Papa at saka si Mami. Sir, may naghanap sa inyo, oo. Ayan. I was in the neighborhood. Thought I'd drop by. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Gusto ko lang singilin ang utang mo sa akin na blowout. Tamang-tama. A drink or two will do. Marie, baka kung ano pa isipin ng mga magulang mo sa akin, hindi na tama itong ginagawa mo. Aren't you even gonna offer me a drink first? Kinikinang na ako. Meron din akong gustong sabihin sa'yo. Just one. Thanks. I was right. Nilulunod mo yung kalungkutan mo sa alak. Hindi. Papaantok lang ako. All the same, I can make you happy tonight, Paul. There is only one thing that will really make me happy. What? Marie, gusto ko ulit bilhin ng restaurant. Pwede rin. Depends on what happens tonight. Madali ka yatang malasing eh. Buti pa umuwi ka na. No, let me stay. Just tonight. Just once. No, uwi na lang kita, okay? No, I wanna stay. Please. No, Marie, please. Tama na. That's enough. Come on. Kailangan mauwi na kita. Nahihiya na ako sa parent ko. Ano? Will you please? Akala ko restaurant ko naman binili mo. Pati mo lang asawa ko, nabili mo na rin. Jenny, let me tell you what that's all about. Yes, Jenny. It's what you saw. I'm sorry, but Tali and I love each other. Ako lang dito, ma'am. Aling tada, ilabas niyo. Bakit ka mamahalang sa'yo? Pinahihihi, ha? Ay, opa. Magulang hiya kayo. Hindi na kayo nahiya sa sarili ng mapamahay. Jenny. Tama na. Ha? Huling-huli ko lang kayo! Mga walang hiya kayo! Relax! Wala akong gusto sa babaeng yun. Anina pa siya nagdididikit sa akin. Iniiwasan ko siya. Okay? Tigilan mo na yung pagsisinungaling mo! Niloloko mo na ako eh! Huling-huli ko lang kayo! Ano sinungaling ang mata ko, Paul, ha? Kaya pala gusto-gusto mong ibenta yung restaurant at yung babae mo bibili! Wala akong kinalaman doon, Jenny. Wala akong kinalaman, Bambi! Bambi! Jenny, come on. Don't be a spoiled brat and listen to me. What? I won't listen to you! Bambi! Jenny, please, mag-usap tayo. Bambi! Let's talk. I won't talk to you. You talk to your lawyer dahil bukas na magpa-file ako ng legal separation. Bambi! Mami? Makita mo na. Kanina pa siguro nakakapanood ang anak ko ng kabastusan niyo ng bisita mo. Masulong sana kayong dalawa sa impyerno! Gary, kamusta na si Bambi? She'll be alright. Pagkagising yan, maghahanap niya ng masarap na pagkain. O sige, Gary. Mauna na ako. Dumaan lang ako to see if everything was alright. O sige, pare. Babalik pa ako sa opisina. Sige. Nagkasira-sira na ang buhay namin ni Jenny dahil sa pag-iintriga at panggugulo ninyo, eh. Yan naman kasi ang hirap, ma, eh. Ang gusto ninyo, lahat ng butil ng kanin na isinubo ninyo sa bibig ko,
Lahat ng perang nanggaling sa bulsa ninyo, para lang sa akin pag-aaral. Gusto ninyo singilin ninyo. Ma, hindi ko kayo mababayaran. At bago nyo ako masingil, sisilbihan ko muna anak ko. At hindi ko rin naman siya masisingil eh. Dahil anak niya muna ang babayaran niya. Talaga palang hindi ka marunong lumingon, Paul. Eh, ganyan naman talaga ang buhay. Kung sino ang inilibing mo, hindi siyang maglilibing sa'yo. Is it your last prize? Take it or leave it. Oh, sige, tatawagan na lang kita before Friday. Kung pwede, pakidalian lang. Marami pa kasing bumibili nito eh. Okay, thank you. Marie, tinawagan kita kanina na dito ka daw. Yes, ipinagbibili ko na yung restaurant. Ha? Bakit? Eh, nag-iba-isip ko. Di ba nag-usap na tayo? Sabi mo, kukunin mo kami ng mami para mag-manage. Gusto ni Daddy na mag-concentrate ako sa real estate. Ang sabihin mo, hindi umubra ang gimmick mo kay Paul, kaya pati kami ine-etchepwera mo. Sylvia, pwede ba? Ayoko nang pag-usapan si Paul. Sa katunayan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam mo, wala ka rin pinagkaiba kay Jenny. Maramot ka rin, matapobre. Hoy, para malaman mo, ginamit lang kita para magkasira silang dalawa. Guard, get her out of here! Akala mo ba, botong-boto ako sa'yo? Pinatulad ka man ni Paul, gagawin ko rin sa'yo yung ginawa ko kay Jenny. Sisirain ko rin pagsasama ninyo. Sinaulo ka talaga! Guard, palabasin mo nga to! Ano? Ikaw ang sinaulo! Ikaw ang malantipiktiwan mo ako! Ikaw ang malantip! Ay! Wala naman siyang gusto sa'yo! Ay naman na talaga sa'yo! Ang landi-landi mo, gumasta ka pa! Akala mo mabibili mo na lahat mga lalaki sa mundo? Niloloko ka sa ating dalawa! Alam mo, pagsisindi kita na itinakandila! Tama na ho yan! Bumagsasala lahat ng negosyo mo! Ano ba? Kumuha ka nila kayo ng kolbe, baka patulang ka pa! Ha? Walang hiya kayo? Nandito ah! Eh, si Sir Paul ho, nandito oh. Eh, nako, ewan ko, lagi akong sinusundan yan. Magandang hapon po. Si Jenny ho, naririto na. Ah, umalis eh. Sit down. Ah, kasi ho, tumawag sa bahay kanina. Eh, ang sabi nga ho, narito na yung bata. Eh, bakit ho lumabas ng hospital, hindi pa ho magaling? Wala na raw naman magagawa mga doktor eh. Mayroon kolya lang daw, nalulungkot. Pero wala siya talaga rakit. Kaya mamali si Jenny para mas kolo mo si Bambi eh. Akitin mo na siya, nasa guest room. Papa? Papa, huwag ka na aalis. Dito ka na lang. Naku, mahirap, anak eh. May trabaho pa ang papa. Mabalita ko raw eh. Malungkot na malungkot ka. Ha? Manood ka ng TV. Mag-enjoy ka. Para parati kang masaya. Para hindi ka na ini-injection na ng doktor. Papa, mahal mo pa ba, Mami? Siyempre naman, iha. Sabik na rin ako makasama ang mami mo, eh. Talaga? Siyempre, katulad mo. Ang gusto naman ng papa, magsama tayong lahat. Come on, everybody! Get your partner and join the dance! It's Valentine's Day! Ang kapag-araw ng mga puso, siyempre ba, wala ng tiket, wala pang bayad! Ang malaga ay parali mag-ibig sa puso na bawal sa Paul ang sulat mo eh. At nung wala na kaming narinig tungkol sa'yo, akala niya namin... tuluyan na akong namatay. Alam mo, pati nga yung mga doktor na gumamot sa akin dun eh, nagtataka rin. I was really due for an operation. Tapos, nung chinek nila ako, no sign. So I asked for a second opinion. Same thing. Parang ang milagro eh. Thank God. Alam mo, pagkagaling namin sa bahay mo, pagkabasa namin ni Paul ng sulat mo, tumuloy kami sa simbahan. Pinagdasal namin na huwag naman, hindi ikaw na tumulong sa amin sa oras ng kagipitan. So that's it. Alam mo, ang tagal ko inisip, sino kaya nagdasal para sa akin? Dahil wala na naman akong pamilya. Thanks, Jen. Thank you.
Papa! Papa! Oh, iya. Ayun sila mami, oh. Rose, ho. Ah, oo. Thank you, ah. Si Paul nga pala. Ay, si Bambi! Mami, pinabibigay ni Papa, mahal ka raw niya. Mahal ko rin naman siya eh. O tamo, Papa, mahal ka rin daw niya. Nako, mukhang madrama yata ang buhay niyo ah. Teka nga muna, pwede ba? Pakiayos lang sa dance floor ang issue nito, ano? At ako na muna ang bahala dito. Magbe-babysit na muna ako, okay? Bakit ang mami at papa parang bata? Bakit? Kasi away ng away, bati ng bati. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang diferensya ng mga bata at nagmamahalan? Pareho ba yun? Happy Valentine. Happy Valentine.